Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Binabati ko rin ang ating masipag na narrator. Tawagin ninyo ako sa pangalang Rowan ng Kapis. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari taong 1991. Karanasan ko mismo ito at ng iba pang mga tao na mababanggit dito sa kwento. Lumaki ako sa isang baryo na medyo magulo. Yung tipong wala kong maalalang fiesta na walang nagkakagulo. Laging merong away na malala. Kahit sa mga normal nga na araw, maya't maya po yung nag-aaway. Dahil palagi pong lasing at mga basagulero yung ibang kalalakihan sa baryo namin. Nagumpisa po yung kwentong ito noong meron po kaming namatay na kamag-anak, kapatid ng tatay ko. Dito po nagumpisa yung lahat. Itong tsuhin ko na namatay, meron itong nag-iisang anak na tawagin nating Kuya Harold. Pinsan ko na mga 5 taon yung agwat sa akin. Itong tsuhin ko na ito na namatay ay medyo problema rin talaga ng pamilya bago ito pumanaw. Lagi po kasi itong merong kaaway. Paano ba naman pinapatulan niya lagi yung mga taong nagsasabi na isa raw siyang aswang? Marami po talagang nagsasabi noon na aswang raw yung tsuhin ko. Kahit hindi naman talaga. Medyo may problema lang po ito sa pag-iisip. Kaya minsan, lumalabas po ito ng gabi at kung saan saan napapadpad. Patay na rin kasi yung asawa ng tsuhin ko na ito. Matagal na. Kaya yung anak na lang din talaga nito yung kanyang kasama. Pero ngayon, iniwan na rin niya yung kanyang anak. Katunayan, pinatawagan talaga ng tatay ko ng albularyo itong tsuhin ko na ito para patignan kung totoo nga bang aswang o hindi. Pero natawa na lang po kaming lahat. Dahil hindi raw talaga sabi ng albularyo. Gayunpaman, kahit nalaman na nga po namin na hindi, marami pa rin talaga yung naniniwala na aswang talaga yung tsuhin ko. Kaya nung mamatay po ito, ano pa ba yung iisipin ng iba tungkol sa kanyang anak na naiwan niya? Hindi talaga maiiwasan. Naisipin pa rin ng iba na minana talaga ng pinsan ko yung pagkaaswang ng kanyang ama. Kahit hindi naman nga talaga aswang yung tsuhin ko. Yun din yung dahilan kung bakit konti lang yung pumupunta sa lamay ng tsuhin ko. Wala talagang masyadong tao. Wika nga ng tatay ko sa pinsan ko noon, wag na lang daw niyang pansinin. Baka nga raw yung ibang nagpapakalat at pumipilit sa mga bali-balita. Ayun pa talaga yung totoong mga aswang. Isang gabi habang nasa lamay kami at meron pang kaunting naglalaro ng baraha, biglang nagkainitan yung pinsan ko at ang isang kababaryo. Tinatanong kasi talaga nito kung totoo bang aswang yung tsuhin kong namatay. Na talagang inaasar po nito. Syempre, nagalit naman yung pinsan ko. Patay na yung tatay niya pero may ganun pa ring mga tanong. Itong nagtanong sa kanya ay kababaryo rin namin. Natawagin nga nating Mang Igme. Patawa-tawa lang ito noon habang nagagalit na yung pinsan ko. Pumasok sa loob ng bahay yung pinsan ko noon na galit na galit. Sinabihan ako agad ni tatay noon. Dali, sundan mo. Baka kumuha ng armas at magkagulo pa. Wika pa ng tatay ko sa akin. Kaya sinundan ko na nga sa loob yung pinsan ko. Nanghahalungkat po ito doon sa kanilang kusina. Tapos kumuha po ito ng kutsilyo. Pinsan, wag. Wala kang mapapala kapag pinatulan mo pa. Bitawan mo na yung kutsilyo. Wala ka namang minanang kahit anong pagkaswang. Alam natin yon.
kaya hayaan mo na. Sabi ko pa noon, habang sinusubukan kong pakalmahin ito. Hindi naman ako naghahanap ng guloy at hindi ko naman gagamitin sa masama itong kutsilyo. May patutunayan lang ako sa iilan lang naman ng mga tao na nandito. Sabi nito, sabay kumuha siya sa isang lalagyan ng bawang, luya, kalamansi, asin, parang lahat ng pwede niyang makuha doon. Ito, mga pangontra to sa aswang, diba? Ipapakita ko lang sa kanila na hindi ako aswang o kung ano pa, gaya ng kanilang mga iniisip. Wika pa nito, tapos kinuha rin niya ang nakatagong buntot ng pagi at lumabas na nga ito ulit ng bahay. Galit po ito noon, pero hindi naman nakikipag-away talaga. Naghiwa po ito ng kalamansi, ganon din ang bawang at luya. Tapos sa harap ng iilan lang namang mga tao doon, dahil wala naman ngang masyadong nakikiramay, kinain po ni pinsan yung mga yon. Pinigapiga pa nga po niya sa kanyang bunganga yung kalamansi. Oh, ano ngayon? Aswang pa rin ba ako? Kahit araw-araw ko pang kainin lahat ng ito, wala akong mararamdaman na tulad sa mga iniisip ninyo. Wala akong minana. Hindi aswang yung tatay ko. Wika pa nga ng pinsan ko noon. Tapos kinuha niya ang buntot ng pagi at hinampas-ampas yon sa kanyang kamay at sa kanyang tiyan. Ito pa, buntot ng pagi. At wala pa rin sa akin. Sabi pa nito habang nakatingin kay Mang Igme. Natahimik yung ilan pang kalalakihan na nandoon. Okay na ba? Ayos na. Puro kayo paratang eh. Sabi pa ng pinsan ko noon. Kahit si Mang Igme ay hindi na rin sumagot. Pero biglang nagsalita ang isa pang matanda naming kababaryo na kaibigan talaga ng namatay kong tsuhin. Tawagin naman natin yung matanda bilang Lolo Manuel. Ang sabi nito, bakit hindi mo naman subukan, Igme? Kainin mo yung mga kinain niya. Baka puro kabintang tapos ikaw pala talaga yung aswang. Ganyan yung ugali ng mga aswang eh. Binibintang nila sa iba. Nililipat nila yung duda sa ibang tao para ilayo ang mga tao sa kanilang tinatagong sekreto. Ikaw naman, sabi noon ng matanda, na talagang hinamon nga nito si Mang Igme. Ano ka ba namang matanda ka? Hindi na nga ako sumagot para wala ng guli. Sige na. Hindi na siya aswang. Aaminin ko, sabi ni Mang Igme noon. Pero ayaw niyang gawin yung pinapagawa ng matanda. Nilapitan siya ngayon ng pinsan ko na merong hawak-hawak na buntot ng pagi. Ito na lang ang subukan mo, sabi pa ng pinsan ko. Sabay inangat niya yung buntot ng pagi na akmang ihahampas po niya yon kay Mang Igme. Pero todo iwas si Mang Igme. Doon na nga kami nagtaka. Bakit parang totoo na? Ba't parang umiiwas talaga siya na parang merong tinatago? Ganon yung naramdaman namin noon eh. Hanggang sa nakalapit na nga talaga yung pinsan ko sa kanya. Subukan nyo lang po para mapatunayan. Mahina lang naman hampas eh. Ni hindi ka nga masasaktan para matapos na rin po ito. Pare-pareho lang naman tayong hindi aswang dito malamang eh. May basbas po ng albularyo ang buntot ng pagi na ito. Kaya imposibleng wala itong bisa. Matatakot ka lang naman dito. Kung totoong isa kang aswang. Wika pa ng pinsan ko noon. Pangiting-ngiti lamang si Mang Igme. Pero patras na po ito. Umiiwas po talaga ito. Tama na nga kayo sa kalokohang ito. Uuwi na nga ako eh. Sabi pa nito. Pero nung lumapit na nga talaga yung pinsan ko sa kanya, bigla niya po itong tinulak, Sir Dan. At bago mapatras si pinsan,
Hinataw niya kay Mang Igme. Yung buntot ng pagi na parang pabiru lang. Alam ko yon dahil kilala ko yung pinsan ko. Hinataw niya po si Mang Igme. Nang hindi naman kalakasan talaga na ang nasa utak niya ay parang biruan lang. Pero hindi niya inaasahan ang naging epekto nun kay Mang Igme. Tinamaan po ito sa may balikat. At laking gulat naming lahat. Nabigla po yung ininda ni Mang Igme. Talagang nasaktan siya na talagang napasigaw pa nga at napaupo. Ako naman ay hinawakan na agad yung pinsan ko at baka ulitin pa po niya yon. Habang yung tatay ko, hinawakan din si Mang Igme. Lalo at biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon sa kanyang mukha. Galit po ito kay pinsan. Tapos sinahawakan ito ang kanyang balikat. At nung bahagyang hinawi ng tatay ko yung suot na sando ni Mang Igme, agad niya rin pong tinulak yung tatay ko. Parang titignan lang naman sana ni tatay kung bakit talaga niya ininda yung mahina lang naman na paghataw sa kanyang balikat. Pero kahit nagawa niyang itulak yung tatay ko, nakita na po naming lahat. Yung balat po nito sa parteng yon ng kanyang balikat, parang nangitim. Samantalang tulad ng sabi ko, hindi naman siya hinataw ng malakas ng pinsan ko gamit yung buntot ng pagi. Hindi yun magkakaganon sa isang simpleng paghataw lamang. Nung medyo napaisip na nga po yung mga taong nandoon, nagmadali pong tumayo si Mang Igme at agad na po itong umalis. Maraming kuro-kuro noon. Naging hati ang mga opinyon ng mga taong nandoon. Hanggang sa mag-uwian na nga rin yung karamihan sa kanila. Mga bandang alas 12 po ng hating gabi, naglalaro-laro pa rin kami ng baraha. Bali ako, si tatay, yung pinsan ko at ang matandang si Lolo Manuel. Kami na lang po yung natira noon eh. Nung biglang sinabi ni Lolo Manuel na uuwi na rin daw siya. At dahil matanda na nga rin po ito at medyo malayo pa doon yung kanilang bahay, nagboluntaryo na lang po kami ng pinsan ko na ihatid po yung matanda at agad na nga rin kaming umalis. Ngunit hindi pa man kami nakakalayo doon sa bahay nila pinsan, bigla po kaming nangilabot. Ako lang ba o nakakaramdam din kayo? Tanong po noon ni Lolo Manuel. Mukhang may iba tayong kasama dito ah. Igme, ikaw yan diba? Sigaw pa agad noon ni Lolo Manuel na talagang nagulat po ako. Akala ko okay na po yung lahat eh. Pero muli pa pong sumigaw si Lolo Manuel. Kaya kita hinamon kanina dahil alam kong aswang ka talaga. Kaya nga ayaw mong gawin yung pinapagawa sa'yo kanina diba? Sigaw pa po nito. Tapos kinausap naman niya yung pinsan ko. Alam mo ba, iho? Yan ding si Igme, yung unang nagpakalat ng balita na aswang yung tatay mo. Kahit hindi naman totoo. Hindi lang siya pinatulan ng tatay mo. Pero duda na kami ng tatay mo na talagang aswang yung si Igme. Wika pa ni Lolo Manuel noon sa pinsan ko. Iniilaw-ilawan ko lang yung paligid nung biglang merong nahagip yung ilaw ko sa may damuhan. Ngunit bigla naman yung tumalon. Mabilis. At tumalon yon hindi sa pinsan ko o sa akin, kundi kay Lolo Manuel. Parang tao sa una pero hindi. Malayo. Mukha lamang tao ang kanyang anyo. Pero parang mas malapit yon sa hayop kung kumilos. Sinakal po nito agad yung matanda. Na parang gusto niya po agad na patayin. Ngunit nagawa po siyang saksakin ng pinsan ko habang dinudumog po nito si Lolo Manuel. Ni hindi pa nga po ako nakapag-isip pero nagawa na po yon ng pinsan ko. Talagang matapang din po kasi itong si pinsan. Nasaksak po niya sa likod gamit ang isang maikli lang naman na patalim. Dala-dala pala niya iyon. Nung ginawa yun ng pinsan ko, hindi na po niya nahugot yung patalim.
dahil talagang malakas rin po yung aswang na yon. Binitawan ng aswang si Lolo Manuel, tapos yung pinsan ko naman yung kanyang pinagbabalingan. Kaya ibinato ko po sa kanya yung hawak kong flashlight. Sabay narinig na rin po namin noon na sumisigaw yung tatay ko. Kung ano bang nangyayari habang patakbo po ito doon. Dahil tulad ng sabi ko, hindi pa kami nakakalayo sa bahay nila pinsan. Alam naming ikaw yan, Igme. Kung ako sa'yo, tumakas ka na at papatayin ka talaga namin dito. Sigaw pa noon ni pinsan, na nakadampot na nga rin ng kahoy na putol at ng isang may kalakihang bato. Papalapit na rin yung tatay ko. Kaya bago pa man merong mangyari talagang mas masama, umalis na nga rin po yung aswang na yon. Agad naming tinulungan si Lolo Manuel. Nematay po kasi yung matanda dahil sa pagkakabagsak nito sa lupa nung dinumog siya, o baka sa pagkakasakal. Talagang nawalan po ito ng malay eh, na medyo kinabahan pa nga po kami. Pero mabuti na lang at nagkamalay naman po ito agad ilang sandali pa. Sinabi namin kay tatay na inatake kami ng aswang, at ang duda namin ay si Mang Igme. Pupuntahan pa nga sana namin yun eh, pero yung pinsan ko na po mismo ang nakiusap na wag na raw. Lalo at problemado pa nga raw siya sa pagkamatay ng kanyang ama na hindi pa man naililibing. Kaya mas makakabuti daw na umiwas na muna kami para din sa aming lahat. Ngunit hindi napigilan ng pag-iwas naming yon yung pagkalat ng mga balibalita tungkol kay Mang Igme. Nakarating yon sa ibang kababaryo, at siya naman yung binansagang aswang sa aming baryo ng panahon na yon. At sa pagkakataon na ito ay hindi lamang bintang lang, dahil alam po naming totoo. Kung hindi po yon totoo, edi sana hindi siya umiwas. At sana rin hindi po ito umalis sa baryo namin. Mga ilang buwan lamang yung nakaraan pagkatapos nun. Totoo lang po talaga yon. At sa tuwing bumabalik po dito si Mang Igme para magbakasyon sa kanyang mga kamag-anak, muling nabubuhay ang mga kwento tungkol sa pag-aswang nito. Hanggang dito na lang din po at maraming salamat. Magandang araw po, Sir Dan, at sa lahat ng masugid po ninyong tagapakinig. Ako nga pala si Narding. Nakatira dito sa lalawigan ng Mindoro. Ngunit ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naganap pa sa isang liblib na baryo sa Capiz. Dekada 80 nang maranasan ko ang kaganapang ito. At nung mga panahon po na ito ay binata pa ako at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang pamayanan sa lugar ng Capiz. Nang mga sandaling iyon kasi, nakatira pa ako sa bahay ng aking tiyahing nakapangasawa ng taga-Capiz. Dahil nung magbakasyon si Tia Melda sa lugar namin, isinama nito ako pabalik sa Capiz. Meron po kasi siya na maliit na negosyo na kailangan niya ng karagdagang tauhan sa palengke. At dahil nga sa hirap ng buhay ng mga panahong iyon at wala kong mahanap na maayos na trabaho, hindi na ako nag-atubili pang sumama kay Tia Melda. Dibali nang masungit ang aking tiyahin. Ang mahalaga'y may mapapasukan akong trabaho, nang sa ganoon ay may maipapadala akong pera pambili ng pagkain sa pamilya ko. Kung hindi niyo po kasi naitatanong, Sir Dan, bata pa lamang ako ay hiwalay na ang aking mga magulang. Kaya mag-isa po kaming itinaguyod ng aking ina, kaming magkakapatid. Kahit na maganda kuba-kuba na siya sa kakatrabaho, ay hindi ko siya nakitaan ng pagsuko na ipamigay kaming magkapatid. Anim kasi kaming magkakapatid, kaya hirap na hirap talaga ang aking ina na itaguyod kami. Kaya naman nung nagbinatilyo na po ako, ay batak na ako sa pagtatrabaho. Kahit anong trabahong mabibigat ang inalok sa akin, ay hindi ko po hinihindian. Bagkos nagpapasalamat po ako, dahil kahit nasa murang edad pa lamang ako,
ay sinasama na ako ng matatanda naming kapitbahay sa bukid para maghakot ng sako-sakong niyog o kaya na may magbuhat ng ibang mga kagamitang ibababa sa bundok. Hindi ko naman binigo yung aking tiyahin. Inayos ko yung pagtatrabaho ko nang sa gayon ay wala po itong masabi. Isang araw, nagwika itong katrabaho kong si Lucas na piyesta umano sa Karatig Baryo nila sa Makalawa. Kaya nais raw niya akong isama para naman makapagpahinga at makapamasyal na rin ako. Mahigit 5 buwan na po kasi ako noon sa trabaho. Ngunit ni isa ay hindi ko man lang umano na subukang magpahinga at mamasyal. Sinabi ko naman sa kanyang ayos lang naman kahit hindi ako makapagpahinga at makapagpamasyal. Dahil nanghihinayang kasi ako sa araw na hindi ko papasukan at wala akong sasahurin kapag hindi ako pumasok. Ano ka ba naman, Arding? Kung minsan, kailangan rin ng ating katawang lupang magpahinga. Sige ka, baka mamaya sa kakatrabaho mo, tuluyan na talagang mamahinga yung katawang lupa mo. Panakot niya pang wika noon. Natawa naman ako't hinampas siya nang bitbit kong pamunas ng pawis at sinabihan siyang loko-loko dahil sa pambababae niya ay kung ano-ano ang kanyang naisip. Sige na, sumama ka na sa amin, tol. Kami-kami lang naman ni paring Estong at ni paring Marlon. Kaya sumama ka na. Pakiusap niyang wika. Dahil sa pangungulit ni Lucas na sumama ako sa kanila. Sinabi ko na lamang sa kanyang susubukan kong magpaalam kay Tia Melda kung papayagan ba ako. Natuwa naman siya sa kanyang narinig at nagsabing panigurado o manong papayagan ako ng aking tiyahin dahil ilang buwan na rin naman akong dire-diretso lang sa aking trabaho. Noong nasa bahay na nga kami ni Tia Melda at kasalukuyang kumakain na, sinubukan ko ngang magpaalam at nasilayan kong napakunot noo ang aking tiyahin at tinanong uli ang baryong pupuntahan namin. At muli ko nga na binanggit yung baryo kung saan kami pupunta. Ano? Pupunta kayo roon? Hindi ba't may mga napapabalitang merong aswang na naninirahan doon? Bulalas pang tanong ng aking tiyahin. Sumagot naman ang aking tsuhing si Andoy at sinabi po nito na mas maiging huwag na umano kaming tumuloy ng magkakaibigan sa pupuntahan namin. Gawa nang may mga napapabalita ng ang aswang sa baryong pupuntahan namin. Oo nga naman, baka mamaya mapano ka pa roon. Segundang wika ni Tia Melda. Nakunay, nagpapaniwala naman kayo ni tatay sa mga ganyan. Payagan nyo na ho itong si pinsan. Minsan lang naman din. Saka ngayon lang naman siya humingi ng pabor sa inyo Hindi nyo pa pagbibigyan. Sabat naman ang pinsan kong si Leia. Akmang meron pa sanang sasabihin si Tia Melda. Ngunit hindi na yun natuloy dahil kinukulit na siya ni Leia na payagan akong sumama sa mga kaibigan ko. Ang isa pa ay hindi naman totoo ang mga aswang. Panakot lamang yon sa mga kabataang hindi nakikinig sa kanilang mga magulang. Dahil nga sa pangungulit ni Leia ay wala nang nagawa pa ang mga magulang nito kundi ang pumayag na. Natuwa naman ako dahil tinulungan ako ng pinsan kong mapapayag ang kanyang mga magulang. Kaya nung sumapit na nga yung araw na aalis na kami ng mga katrabaho ko, nakaramdam ako ng saya sa kadahilan ng iyon palang ang unang pagkakataong makapasyal ako sa ibang baryo. Kaya naman noong matapos na kaming magtrabaho, agaran na akong umuwi ng bahay para makapagbihis. Nang sa ganon, ay makaalis na kami kaagad dahil magtatakip silim na matapos kong magbihis. Matapos kong magbihis, ay sakto namang nakita ako si Tio Andoy na nakaupo sa sala kung kaya't nagpaalam na akong aalis na. Mag-iingat ka sa pupuntahan mo, bilin niya sa akin at may niabot pang nakabalot ng plastic na
kasing sukat lang ng isang dangkal. Nung tanungin ko kung ano ang bagay na yon na kanyang inabot, ay nagwika siyang magagamit ko umano ito sa oras ng kagipitan. Pero tiyo, wala naman ho sigurong masamang mangyayari sa akin. Anya ko pa. Hindi ka nakakasiguro, Narding. Alam mo na, hindi mo kilala ang mga taong makakasalamuha mo sa baryong pupuntahan ninyo. Kaya mas maigi nang may panangga ka. Wika pa nito. At matapos kong kunin ang bagay na kanyang iniabot, ay tinanggal ko ang plastic para makita ko kung ano ang laman nun. Nung mabuksan ko na nga ito, ay namilog ang mga mata kong napatingin muli kay Tiyo. At akmang magtatanong na sana. Subalit naunahan niya akong magsalita at nagwikang isang punyal na yari sa tanso ang kanyang ibinigay sa akin. Huwag kong wawalain umano iyon at ibalik ko sa kanya pag nakauwi na ako. Sige na, itago mo yung punyal at umalis ka na dahil baka abutan pa kayo ng gabi sa daan. Pag-aapurang wika pa ni Tiyo. Tumahimik na lamang ako at agad na nilagay sa bulsa ang punyal. Pagkatapos ay muli na akong nagpaalam sa aking tsuhing aalis na. Makalipas lamang yung ilang sandali ay nagkita-kita na kaming magkakatrabaho. At nang makumpleto na ay agad na nga ring umalis. Habang naglalakad nga kami, napag-usapan naming puntahan umano ang dalagang natitipuhan ni Lucas na nakatira sa dulo ng baryo. Nakita at nakilala raw niya kasi ang dalaga nung minsang bumili siya sa palengke. At siya nga yung nag-asikaso, kung kaya't nalaman niya kung taga saan ang dalaga. Nagkabiruan naman kami at sinabihan namin itong katrabaho namin. Napagdating talaga sa babae, kahit nasa kasuluk-sulukan pa ng mundo'y talagang pupuntahan ito. Makuha lamang ang kanyang gusto. Nagkatawanan naman kami at marami pang pinagkwentuhan habang naglalakad. Nang sa ganoon, ay hindi namin mapansin yung oras at hindi rin kami makakaramdam ng pagod sa paglalakad. Kung aking susumahin, mag-iisang oras rin po kaming naglalakad. Dahil sa hindi gaanong nadadaanan pa ng mga sasakyan ang binabaybay naming daanan. Sabi ko pa nga noon, mukha yatang papunta na kami ng bundok. At napaisip rin kung meron pa kayang baryo sa unahang bahagi. Sa paglipas ng mga oras, ay natanaw na nga rin namin ang baryong sinasabi ni Lucas. Kahit na malayo pa kami, naririnig na namin ang masayang tugtugan. Kaya naman itong katrabaho naming si Estong, hindi na napigilan pang mapaindak. Hoy Estong, magtigil ka nga riyan. Baka mamaya pa't may makakita sa'yo at mapagkamalan ka pang baliw. Natatawang saway ni Marlon. Natawa naman si Estong at lumakad na nga ng maayos. Saktong nilamon na rin ng kadiliman ng kalupaan nang makarating kami sa baryo. Kaya naman dire-diretso na po kaming magkakatrabahong maglakad patungo sa bahay ng babaeng kakilala ni Lucas. Ilang sandali pa ang nakalipas, Sir Dan, ay nasa bahagi na kami ng talahiban. Napakunot na upa ako noon at napatanong sa sarili kung may kabahayan pa ba sa unahang parte. Sa kadahilan ng mga naglalakihang kahoy at talahiban na lamang ang nadadaanan namin. Paring Lucas, mukhang wala na yatang bahay sa unahang bahagi ah. Para kasing wala na akong naaaninag na bahay eh. Wika ko pa kay Lucas. Sinabi naman nito na hindi siya pwedeng magkamali. Dahil base sa kanyang pagkakasabi nung dalagang si Lorna, ay sa dulo pa ng baryo ang kanilang bahay. Kaya panigurado siyang may bahay pa sa unahan. Maglalakad pa umano kami ng kaunti. Maya-maya pa, habang ipinagpapatuloy namin ang paglalakad, may nakita kaming babaeng nakatayo sa unahang bahagi ng daanan.
Nakasuot po ito ng mahabang damit na may manggas at mahaba rin ang buhok na umabot hanggang sa kanyang pwitan. Nung unang tingin ko pa lang, nakaramdam na ako ng takot. Ngunit wala lang iyon nang biglang magsalita si Lucas. Sinabi ko naman sa inyo eh, nasa unahan pa ang bahay ni Lorna. Ayan oh, nakita niyo ba ang dalagang nakatayo sa unahan? Bulalas na wika ni Lucas. Tumango kami at nagwika kung ano naman ang koneksyon ng babaeng yon sa bahay ng pupuntahan namin. At nagulat pa kami nang sabihin niyang si Lorna umano ang dalagang nakikita namin. Marahil ay hinihintay na kami nito kaya nakatayo na lamang sa gilid ng daanan. Natuwa naman ako dahil sa wakas, makakakain na rin kami pagkarating sa bahay ng dalaga. Subalit nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang kaming nagulat at kumaripas ng takbo pabalik nang makita naming nagmuestrong dumapa ang babae na parabang butike. Pagkatapos ay mabilisang gumapang papalapit sa amin. Halos sabay-sabay pa kaming nagsigawan dahil nga sa atin de ng takot na nararamdaman. Noong mailawan muli ng katrabaho kong si Marlon ang babae, doon na lamang tumambad sa akin ang nakakapangilabot na wangis ng babaeng yon. Sa kadahilan ng nakakatakot at nakakapanghilakbot ang itsura nito, na animoy kawangis ng baboy ramo ang mukha, habang ang mga paa't binti naman ay parang sa pusa. Nagtataasa na rin ang mga balahibo na parang asong mananakmal. Anumang sandali, buhagag ang buhok at namumula at nagbabaga ang mga mata na parang siniga ang uling. Buwisit naman tol, aswang. Hindi tao ang babaeng gusto mong tuhugin, Lucas. Mukhang ikaw pa yata ang matutuhog niyan eh. Dahil aswang pala siya. Pasigaw na wika pa ni Marlon. Samantalang ako naman ay nangangatog ang mga tuhod at hindi na nakayanan pang tumakbo dahil sa kilabot na nararamdaman. Nang sa maya-maya pa'y bigla na lamang akong sinunggaban ng aswang. At talagang sinusubukan akong kalmutin. Sa pagkakataon po na iyon, naisip ko yung aking ina at mga kapatid. Kailangan pa nila ako, lalo na ang aking ina. Kaya naman ang ginawa ko, nakipagbuno na rin ako sa aswang na iyon. Subalit sadyang napakalakas po ng aswang, dahil halos ibalibag na ako nito at ihagis. Pagkatapos ay muli na naman po akong sinunggaban. Sumisigaw na rin ako at humihingi ng tulong dahil sa sakit na nararamdaman ko. Sanhinang meron na rin akong makalmot sa mga braso ko. Samantalang ang mga katrabaho ko naman ay mabilis naman akong tinulungan at pinagbabato ang aswang, at ang iba pa'y pumulot ng pamalo at pinagpapalupo yon. Nung makahanap na ako ng tiyempo, mabilis ko nang hinugot ang punyal ni Tio Andoy. At walang pag-alin lang ang sinaksak sa tagiliran ang aswang na iyon. Matapos kong gawin yon, umalingaw-ngaw ang malakas na pag-angil ng aswang. At kasunod po nun ay ang malakas na manghuni ng wakwak. Kaya naman mabilis na akong hinatak ni Marlon. At muli na kaming tumakbo habang naririnig pa rin namin ang malalakas na yabag na animoy may mga kabayong nag-uunahan na tumakbo't hinahabol kami. Kaya hindi na nga kami lumingon pa at binilisan na lang namin ang pagtakbo. At paglipas ng ilang sandali ay narating na namin ang nag-uumpukang mga tao. Lumapit kami sa mga ito at humingi ng tulong. Noong malaman ng mga itong may nakasagupa kaming aswang, agarang nagpresenta ang isa sa mga kalalakihan na ihatid kami pabalik sa baryo namin dahil natitiyak nilang hindi kami titigilan ng aswang na nakaengkwentro namin. Lalong at napuruhan namin
yung babae na malamang ay aswang rin ang kanyang mga magulang na nakatira sa may dulo ng baryo. Na ang sabi ng ilang mga taong nakausap namin ay lugar daw ng mga aswang. Pagka-uwi nga namin sa bahay, labis yung pag-aalala ng tiyahin ko na baka balikan ako ng mga kamag-anak ng aswang na nagawa kong saksakin. Kung kaya't kinaumagahan mismo, inihatid po nito ako pauwi sa Mindoro. Ganon po kalala na kailangan ngang gawin yon ng tiyahin ko para mailayo po ako sa kapahamakan. Mabuti na lang at pagka-uwi ko ng Mindoro ay hindi rin nagtagal at meron naman akong trabahong napasukan. Kung kaya't nawala na rin ako ng balita pa sa mga kasama ko sa Kapis, hindi na rin ako nagtangkapang bumalik dahil sa takot na baka naroroon pa yung mga aswang na iyon at balikan pa ako kapag nakita nila ako doon. Hanggang dito na lang din po at maraming salamat sa inyong lahat. Mapagpalang araw, Sir Dan, pati na rin sa lahat ng inyong mga tagapakinig sa inyong channel. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Martin. Nakatira dito sa parte ng Novaliches. Palagi akong nakikinig sa inyong channel sa tuwing nagbabantay ako ng aking pwesto dito sa palengke. Kaya naman nais kong ibahagi sa inyo ang aming karanasan ng aking pamilya sa isang probinsyang pinagbakasyonan namin noong dekada 80. Walang iba kundi sa probinsya ng Kapis, kung saan ipinanganak at lumaki yung aking ama. Bale, nasa 16 na taong gulang pa lang ako ng mga panahon na iyon. Habang nasa biyahe nga kami pauwi sa probinsya ng aking ama, ay ramdam ko yung saya at galak na makita at makilala ang mga magulang ng tatay ko. Simula kasi pagkabata namin, ni minsan hindi ko pa nakita ang mga magulang ni tatay. Base lang sa kanyang mga kwento, napakalayo umano ng tinitirhan ng kanyang mga magulang at mahirap yung transportasyon doon. Kaya raw hindi nakakaluwas ang mga ito ng Maynila. Pagkarating nga namin sa kanilang probinsya, labis yung saya na naramdaman ko, lalo na nga noong nagmano ako sa mga magulang ng tatay ko. At masaya nga nila akong pinapasok sa loob ng bahay. Ang bilis naman talaga ng panahon. Parang kailan lang nanganak itong asawa mo, ah. Pero ngayon, tignan mo, ang laki na nga nitong si Martin. Uwi ka pa ni Lola Pasita. O nga po na eh, napakabilis lang lumipas ng panahon. Parang kailan na nga rin nanganak itong asawa ko eh, pero ngayon, tignan mo naman ang lalaki na ng inyong mga apo. Nakangiting tugo naman ang ama ko. Kinarga naman ni Lolo Goryo ang 5 taong gulang na kapatid ko na tawagin po nating Ana, at pumasok na nga kami sa loob ng bahay. Nang makaupo na kami sa sala, ay narinig kong nag-uusap ang mga ito. At nagwika si Lola Pasita na nitong mga nagdaang linggo raw ay marami umanong kumakalat na balita sa kanilang purok na meron daw namiminsalang aswang. Medyo kinabahan ako agad nang marinig ko yon. Alam nyo naman po yung reputasyon ng lugar na ito, diba? Ang sabi pa ni Lola, meron daw mga sanggol at buntis ang inaaswang nitong mga nakaraan. Kung kaya't pag-ingatin umano kaming tatlo na magkakapatid dahil bagong salta lamang kami at baka kurso na dahan daw kami ng mga aswang. Kung hindi po kasi ninyo na itatanong, Sir Dan, medyo liblib po yung purok na kinalakihan ng aking ama. Hindi pa gaanong matao ng mga panahon na ito at napapalibutan pa ng maraming mga puno at talahiban yung lugar.
Malalayo rin yung mga bahay na hindi tulad ngayon, na kahit saan ka man lumingon ay meron ng mga kabahayan. Mukhang may bagong nayanggaw na naman sa karatig lugar. O kaya dito sa purok natin. Wika pa ni Lola Pasita. Talaga po, Nay? Sino naman kaya ang nayanggaw dito sa purok natin kung sakaling taga rito nga? Narinig ko pang tanong ng tatay ko. Nagwika naman si Lola na may hinala na raw sila ni Lolo Goryo kung sino yung nayanggaw dito sa kanilang lugar. Ngunit hindi pa sila sigurado. At kailangan pa nilang obserbahan ng maigi yung tao na yon. Gawa ng mahirap naman kung pagbibintangan na lamang nila ng ganun-ganun na lamang. Tapos pag nagkataon ay hindi pala totoo ang kanilang hinala. E di mapapahamak lamang ang taong yon. Kahit napagod kami, ay naging masaya ang unang araw namin sa probinsya. Kahit napayak lamang ang pamumuhay ng mga magulang ni tatay. Masasabi ko naman na hindi naman sila kapos sa pagkain. Dahil nung lumabas nga ako ng bahay at iginala ang mga mata ko, nasilayan kong napakaraming pananim na mga gulay ang nasa bakuran. At may mga puno pa nga ng makopa, tambis, lansones at ng iba pa na nakatanim rin doon. Sa mga sandali po na yon, meron na rin mga bunga yon at hinog na rin. Habang abala nga ako sa panunungkit ng mga hinog na bunga, may nasipat akong matandang lalaking nakatanaw sa labas ng kanilang bakuran. Sa tansya ko pa nga, mga nasa edad 50 na po mahigit yon. Sa di malamang dahilan, biglang sumikdo yung aking dibdib nang magtama yung mga mata namin ng lalaking yon. Yun bang parang kinabahan ako bigla na wala namang dahilan? At parang kinutuban lang ako ng hindi maganda. Agad ko nga ring iniwas yung aking paningin. At tinuon na lamang ang pansin ko sa panunungkit. Maya-maya pa ay nakaramdam na ako ng pagkangalay ng katawan. Kaya huminto na ako sa ginagawa ko. At pumasok na nga rin sa loob ng bahay. Nung sumapit na ang gabi at natapos na kaming kumain, lumabas ako ng balkonahe para magpahangin. Medyo sumama kasi yung pakiramdam ko na para bang bumibigat. Makalipas yung ilang minutong pananatili ng balkonahe, napansin kong parang may kakaibang amoy akong nalalanghap. Yun bang parang amoy na ilang linggo nang hindi naliligo? Na para rin amoy ng ipot ng manok. Kakaiba talaga na hindi ko rin kayang ipaliwanag. Sumasabay po yon sa ihip ng hangin. Kung kaya't nalalanghap ko talaga. Kakaiba namang amoy to. Ang baho. San kaya nang gagaling to? Inis ko pang tanong sa aking sarili. Na inamoy-amoy ko nga rin yung katawan ko. Baka kasi ako lang din yung nangangamoy nang hindi ko napapansin. Ngunit nakailang singhap na ako sa sariling damit at maging sa kilikili. Nung mapagtanto kong hindi naman ako ang nangangamoy. Habang nagpapalingaling ako, may nasipat akong napakalaking pusa na nakakubli sa puno ng lansones na pinagsungkitan ko kanina lang. Habang tinitignan ko yung pusa, ay napapansin kong parang hindi yun ordinaryo. Yung tipong parang tao yun kung kumilos. Na parang may bigla rin akong naalalang tao. Nung tinititigan ko yon, pero hindi ko lang maisip kung sino. Nasinagan kasi ng liwanag ng buwan ang kinatatayuan ng pusa. Kung kaya't malinaw ko yung nakikita. Nagulat naman ako. Nung bigla akong tawagin ng aking ina at pinapasok na nga rin ang loob ng bahay. Halika na, pumasok ka na, magpapahinga na tayo. Muling sambit pa ng aking ina. Sige po, Nay. Nandiyan na po. Tugon ko naman at agad na nga rin akong pumasok. Sa paglipas po ng ilang oras at nasa kasarapan ako ng tulog,
Bigla na lamang akong naalimpungatan nang may narinig akong mahinang kaluskos sa may dingding ng kwartong kinahihigaan namin ng aking kapatid. Nakarinig rin ako ng mahinang pag-angil na akala mo'y hinihingal na pusa. Pinagpapawisan na rin ako bigla noon dahil tila ba napakaalinsangan ng gabing yon. At medyo hindi rin ganun kaganda ang kutob ko. Yun bang parang hindi ako mapakali na hindi ko rin maipaliwanag. Kaya naman ang ginawa ko ay bumangon ako at naghanap na rin ng pamaypay. Subalit nung akmang lalabas na sana ako ng silid tulugan at nasa malapit na ako sa pintuan, nang sabigla na lamang akong nakarinig ng mahinang paglangit-ngit sa bintana. At para bang merong nagnanais na buksan yon. Kaya itinoon ko yung aking pansin sa may bintana. Nang sa walang ano-ano, gayon na lamang yung panghihilakbot ko at panlalaki ng mata nang may nakita akong braso na punong-puno ng balahibo at may naghahaba ang mga kuko na marahang nilulusot sa nakaawang na bintana. Para bang braso ng hayop yung nasilayan ko dahil puno nga po yun ng balahibo. Kung kaya't ramdam na ramdam ko yung pangangatog ng tuhod ko at pinagpapawisan na ako ng malapot. Sapagkat sa tanang buhay ko, ngayon pa lamang ako nakakita ng ganong klase. Napakabahot, napakalangsa ng amoy na nalalanghap ko sa paligid. Hanggang sa nakarinig na rin ako ng mahihinang huni na hindi ko ba alam kung tunog ng hayop o ano. Kaya naman ang ginawa ko ay sumigaw na ako ng sumigaw. Nang sa ganoon ay mabulabog ko yung mga tao sa loob ng bahay. Nay! Tay! Tulungan po ninyo ako. May gustong pumasok dito sa loob ng kwarto namin. Sigaw ko pa noon na medyo natataranta na nga pero humihingi na rin ng tulong. Mas nilakasan ko pa nga yung pagsigaw. Nang sa ganoon ay marinig na nga rin talaga ng mga magulang ko. Habang sinubukan ko namang paghahampasin yung kamay ng nilalang na nagpupumilit na makapasok. Maya-maya pa ay narinig ko na nga rin yung mga yabag ng paa na tumatakbo papalapit sa kwarto namin. Anong nangyari dito? Bakit sumisigaw ka, Martin? Bungad nga na tanong sa akin ng aking ina. Sasabihin ko na sana yung tungkol sa nakikita ko. Subalit agad na nga rin nakita ng mga magulang ko, pati na rin ni Lolo, yung nilalang na nagkukumahog na makaalis sa bintana. Abay talaga namang, lintik na aswang to. Napakalakas ng loob mong hayop ka. Galit na pasigaw pa ng aking Lolo. At tumakbo na nga ito palabas ng kwarto. Samantalang yung aking ama ay agad nga rin sumunod. Kung kaya't wala na rin akong nagawa kundi sundan sila para alamin kung anong klase ba ng nilalang iyong nagpupumilit na makapasok. Sandali ho, hintayin po ninyo ako, sasama ko. Sigaw ko pang wika sa kanila habang tumatakbo. Hindi nga ako sinagot ng aking ama. Sa halip, narinig ko lamang yung kanilang mga yabag na lumabas na rin ng bahay. Nakaalis na nga rin yung aswang sa bintana na parang tumakbo na rin patungo sa likuran ng bahay. Sandali anak, huwag mo munang sundan yung lolo at tatay mo. Baka mapahama ka dyan sa labas ng bahay. Pasigaw pa na wika sa akin ng aking ina. Dahil sa interesado rin ako na malaman kung ano yung sinasabi ni lolo na aswang. Kaya hindi ko pinakinggan yung aking ina at nagmadali pa rin akong tumakbo. Mas binilisan ko pa nga yung aking pagtakbo patungo sa may likuran ng bahay. Ay gano'n na lamang yung aking pangingilabot nang makita ko yung kabuuan ng anyo ng nilalang. Sa kadahilan ng para nga talaga itong kawangis ng isang hayop at may makakapal na balahibo sa kanyang buong katawan. Na para bang aso na para ring baboy ramo ang kaanyuan nito.
Nanlilimahid ang kanyang buong katawan sa langis. Nasilayan ko rin kung paanong nilabanan ni Lolo yung aswang na iyon. Nagpagulong-gulong yung mga ito at pilit na hinahampas ni Lolo Goryo ng hawak nitong pamalo yung aswang na iyon. Subalit sadyang napakalakas po ng aswang kung kaya't kahit anong gawin ni Lolo Goryo. Napakikipagsagupa ay talagang natatalo po ito. Nung hugutin naman niya ang tabak sa kanyang tagiliran para sana saksakin yung aswang na iyon. Mabilis naman po siyang itinulak ng aswang dahilan ng pagtilapon ng kanyang hawak na tabak. Samantalang yung aking ama ay walang habas na pinaghahampas rin sa kanyang likuran yung aswang na iyon. Gamit yung isang buntot ng pagi. Ngunit iniingatan rin niya na baka si Lolo nga rin yung tamaan. Lalo at hinahampas niya yung aswang ng kanyang buong lakas. Dumapa lang kayo, Tay. Sigaw pa ng aking ama noon. Nung mabitawa naman ang aswang si Lolo Goryo, kaagad po itong umiwas at mabilis nang hinambalos ng buntot ng pagi ni Tatay yung aswang na iyon. Nung makita naman ni Lolo yung tabak sa lupa, agaran po niya yung pinulot at mabilis nang tumakbo papalapit sa nilalang na iyon. At walang pag-aalinlangan niyang tinarak yon sa likurang bahagi. Naagara namang napatalon yung aswang at nagpagulong-gulong. Sabay nung makabangon ay kumaripas na po ng takbo patungo sa may talahiban. Na parang naramdaman po niya yung ginawa sa kanya ni Lolo. Na alam na rin niya na hindi na siya magtatagal kung hindi pa ito umalis. Tay, ayos lang po ba kayo? Pag-aalalang tanong pa ng aking ama. Tumango naman si Lolo at sinabi nito. Nahabulin yung aswang na iyon bago pa raw makauwi yon sa kanilang bahay at magamot yung kanyang sarili. Tara na, sundan natin. Panigurado ako na uuwi na yon sa kanila para gamutin yung sarili. Utos pa ni Lolo Goryo at tumakbo na nga rin sila papasok sa may talahiban. Nang mga sandali po na iyon, sumunod rin po ako at sinuong na po namin yung talahiban habang naririnig pa rin yung pagtakbo ng aswang na iyon. Sa pakiramdam namin ay para bang nasa paligid lamang yon. Subalit noong pakiramdam namin ay malayo-layo na kami sa bahay, bigla pong huminto yung lolo ko at nagwika ng, "Wala na. Huli na tayo. Huwag na rin nating sundan at baka mapahamak lang tayo. Mukhang nililigaw lang tayo ng aswang na yon. Tara na, bumalik na rin tayo sa bahay." Wika pa nga nito at kaagad na kaming bumalik sa bahay. Pagkarating namin, nagwika si Lolo sa aking ama na may pupuntahan lang daw umano siya. Hindi naman nagtanong pa yung aking ama. Na para bang alam na nga nito kung saan pupunta si Lolo Goryo. Makalipas nga lang yung mga kalahating oras ay bumalik naman itong si Lolo. Pagkapasok po nito ay hindi na ito umiimik, bagkos ay diretso lamang ito sa kwarto. Kaya sinabihan kami ni Lola na bumalik na rin sa aming kwarto at bukas na pag-usapan yung mga nangyari. Kinabukasan nga po, nabalitaan na lamang ng aking ama. Napatay na raw yung isa nilang kababaryo at puno raw ng lata yung kanyang likod at yung buong katawan. At meron rin daw itong sugat na parabang sinaksak. Bago pa man madala sa barangay ang bangkay ng matanda, ay pumunta nga kami ni Lolo sa bahay nito para alamin kung totoo nga ba yung aming nabalitaan. Nanlaki naman yung aking mga mata at nagulat, sapagkat nang masilayan ko po yung itsura ng bangkay, naalala kong iyon din yung matandang nakita ko sa labas ng bakuran habang pinagmamasdan ako na nanunungkit ng mga prutas. Narinig ko namang nagbubulungan ng mga nakikiosyoso at nagwikang, "Marahil ay may bibiktimahin na naman daw sana yung bagong yanggaw, kaya lang ay nakatagpo ito ng kanyang katapat kung kaya't nasawi." Hindi ko na nga rin narinig pa yung ibang usapan dahil inaya na ako ni Lolo na umuwi na rin.
Matapos nga po yung mga pangyayari, ay hindi na muna ako lumalabas ng bahay. Sa kadahilanang natatakot na rin ako at baka may iba pang katulad ng matandang nagbabalat kayo para lamang merong mabiktimang dayo. Hindi naman din namin ikwinento pa sa iba yung mga nangyari ng gabing yon. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat po. Magandang araw, Sir Dan, at mapagpalang araw din sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Geraldine, nakatira dito sa Tagbilaran, Bohol. Habang naglilinis po ako ng bahay, ay palagi kong pinapakinggan ang mga pinapadala ng mga sender sa inyong channel. Ito na po kasi yung naging libangan ko kapag meron akong ginagawa. Na hindi ko na lang namamalaya na nagagawa ko na agad na tapusin yung aking mga ginagawa habang nakikinig. Kaya naman naglakas rin ako ng loob na ibahagi sa inyo yung aking mga karanasan nung minsang aswangin po ako sa probinsya ng aking lola sa isang baryo ng Capiz. Taong 1993 po nang mabuntis ako. At hindi ako pinanagutan ng aking nobyo na taga Batangas. Kaya nang umuwi ako sa amin, pinalayas po ako ng aking ama. Dahil na rin sa sobrang galit ng aking ama, itinakwil po nito ako. Dahil pumunta lang raw kasi ako ng Maynila para magpabuntis. Sinabihan naman ako ng aking ina na sa probinsya muna ni Lola, ako mamalagi. Tawagin po nating Lola Soledad, yung lola kong ito. Habang nagpapahupa raw ako ng galit ng aking ama, ay doon na nga muna ako manatili. Kilala mo naman yung ama mo, anak. Mawawala rin yung galit noon. Palipasin muna natin ang kanyang sama ng loob na nararamdaman. Huwag kang mag-alala. Kukumbinsihin ko siyang pabalikin ka na rito sa bahay. Paglipas ng mga araw. Pero sa ngayon, doon ka muna kay inang. Malumanay na wika pa ng aking ina habang hinahapuha pang aking likod. Umiiyak naman akong napayakap sa aking ina. Nang araw nga po na iyon, bumiyahin na ako papuntang Capiz. Pinapalayas na kasi talaga ako. Nung makarating naman ako sa baryong tinitirhan ni Lola, nagulat pa ito nang makita ko. Kagad naman akong pinapanhik ni Lola Soledad sa loob ng kanilang bahay at pinaghanda ng pagkain. Habang kumakain na nga ako, ikwinento ko sa kanya kung bakit biglaan ang pagpunta ko. Nakita ko naman na sandaling nadismaya si Lola. Subalit agad itong nagwika ng ano pa nga bang magagawa natin? Nandiyan na yan eh. Hindi naman natin pwedeng ipalaglag. Masama yon. Kasalanan yon. Oh, siya, sige na po. Kumain ka ng kumain at huwag nang mag-isip pa ng kung ano-ano. At baka mapano pa yung dinadala mo. Wika na lang ng lola ko noon. Matapos kong kumain, ay nagpahinga muna kami ni Lola sa labas ng kanyang bahay. May duyan po kasi roon na nakatali sa magkabilang malalaking puno. At sa tabi naman, ay may mahabang upuan at may lamesang sa tingin ko ay palaging pahingahan ni Lola Soledad habang nagkakape sa umaga. Nang makaupo na nga kami at nagkwentuhan tungkol sa problema ko, ay may natanaw akong babaeng nagpapabalik-balik sa dinaraanan at panayong tingin sa gawin namin. Sa tansya ko pa nga ay mga nasa edad 40 mahigit pa lamang yung babae. Medyo bata pa naman. Dahil sa hindi na nga ako makatiis at naiilang na ako sa kanyang ginagawa, tinanong ko si Lola Soledad kung sino ba yon. At kung napansin ba nito yung babae na kanina papabalik-balik sa paglalakad. Narinig ko namang nagwika si Lola Soledad na bagong kapitbahay daw nila yung babaeng sinasabi ko. Sa pagkakaalam daw ni Lola, pinaalis daw sa dating tinitirhan
yung mag-asawang si Lourdes at Joel. Kaya napadpad sa kanilang baryo at doon na nga rin nanirahan. Mga ilang linggo pa lang naman raw naninirahan ng mga ito sa kanilang baryo. Narinig ko ring sinabi niyang mag-iingat ako at huwag makikipag-usap kay Aling Lourdes. Dahil simula nang dumating yung mag-asawang ito ay gabi-gabi na raw siyang nakakarinig ng mga pag-angil at ingay sa loob ng bahay nila, pati na rin sa bakuran ng mag-asawa. At paglipas naman daw ng ilang mga minuto ay nawawala rin daw agad. Wala naman umanong problema yon kung may mga ingay nga. Kaya nga lang, ang higit na ipinagtataka daw ni Lola ay wala namang mga alagang hayop yung mag-asawa. Maging pusa daw o aso ay wala rin silang ganon. Kaya papaano nakakarinig daw si Lola ng mga pag-angil? Sinabi ko naman sa kanya na baka meron lang napadpad na mga hayop sa bakura ni Aling Lourdes kaya meron siyang narinig. Siguro, pero napaka-imposible namang gabi-gabi na lang na merong ganon na napapadpad na hayop sa kanilang bakuran. Medyo talagang nagtataka lang ako apo eh. Tsaka tuwing hating gabi ko talaga yon naririnig. Partida pa, hindi lang ako yung nakakarinig. Pati na rin yung ibang mga kapitbahay rito, naririnig rin naman nila. Wika pa nga ni Lola. Pinaghinalaan umano ng mga kababaryo nila na aswang yung mag-asawa. Papaano ba naman kasi? Isa daw sa mga kapitbahay ni Lola Soledad ang nakakita kay Aling Lourdes na naglalakad patungong Kawayanan at noong matapat nga raw sa may Kawayanan na tumikot sa likuran ng mga puno. Bigla na lamang daw nawala yung babae. At sa halip, isang napakalaking aso daw na kulay itim. At nangingintab yung katawan sa langis. Yung lumabas mula sa likuran ng mga puno ng Kawayan. Kaya ang ginawa raw ng kapitbahay nila ay dahang-dahang pinulot yung kanyang tsinelas, sabay tumakbo ng matulin at wala nang lingon-lingon pa. Natawa pa nga si Lola nang ikwento niya yon, Sir Dan. Kasi naman daw, sa laki ba naman ang katawan ng kapitbahay nilang si Manggardo? Parang paslit daw itong tumakbo dahil sa takot. At pagsapit nga ng dapit hapon, umasok na kami sa loob ng bahay. At tinulungan ko na nga rin si Lola na mag-asikaso. Kinagabihan, maayos naman at mahimbing yung tulog ko. Ngunit noong sumapit na yung hating gabi, nagising ako dahil sa nakarinig ako ng malakas na mga pag-angil at mga alolong sa may labas lang din ng bahay. Nakakarinding pakinggan yung ingay na yon. Kaya naman tumayo na ako mula sa pagkakahiga at lumabas ng silid para silipin kung saan nga ba nang gagaling yung ingay. Noong makalapit na ako sa bintana na malapit din sa may pintuan at nakasilip na nga rin sa siwang, agad na tinumbok ng paningin ko ang bahay ng mag-asawang sina Aling Lourdes at Mang Joel. At doon ay may nasilayan po ako na isang malaking aso sa may labas lang mismo ng kanilang pintuan. Umaalulong po yun habang nakaharap din sa bahay nila Lola Soledad. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng takot ng mga sandali na iyon. Samantalang hindi naman ako matatakoting tao. Isang tapik sa balikat, yung nagpagulat sa akin. Kaya agad nga akong napalingon at napahugot ng malalim ng hininga. At nung aking lingonin, nakita ko si Lola Soledad na siya palang tumapik sa balikat ko, sabay senyas po sa akin. Nawag raw akong maingay at bumalik na lamang sa higaan. Dahil sa naunahan na nga ako ng takot sa aking sarili, sinabi ko nga sa kanya kung pwede bang sa kanyang silid na lang ako muna matulog. Sa tingin ko po kasi ay mahirapan na akong bumalik sa pagtulog. Dahil sa nakita kong kakaibang nila lang doon sa may pintuan ng kanilang kapitbahay. Tumango naman siya at dalawa nga kaming naglakad pabalik sa kanyang higaan. Nung nakahiga na nga kami, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa nakita ko.
Sinabi naman ni Lola Soledad na matagal na raw niyang nakikita yung hayop na yon tuwing hating gabi. Subalit kakaiba nga lang yung ngayon dahil halata talaga na meron itong kung anong ginagawa habang nakatingin sa bahay namin. At medyo mas kakaiba na raw yung itsura nun. Nagliliwanag po kasi yung mata ng hayop. Noon daw kasi hindi naman ganon. Sabi pa nga ni Lola. Huwag tayong mangialam sa mag-asawang yan, apo. Hanggat hindi tayo inuunahan. Pero kung sakali mang punteryahin tayo ng nilalang na nakita mo, abay magkasubukan muna kami bago tayo magalaw ng mga yan. Dagdag pa nga ni Lola Soledad. Hindi naglaon, nakatulog na nga rin ako. At kinabukasan nga, ay nadatnan ko sa labas ng bahay yung aking lola na nakikipag-usap sa kanyang kumare na matanda. Bumati ako ng magandang umaga sa mga ito at muli namang bumalik sa may kusina para magtimpla muna ng kape. Matapos ko nga ring magtimpla ay lumapit na ako sa mga ito at naupo sa mahabang upuan. Samantalang si Lola naman ay nakaupo lang doon sa may duyan. Nakikinig lamang ako sa mga pinag-uusapan nila. Nang marinig ko nga na yung kanilang pinag-uusapan ay yung kapitbahay ni Lola na mag-asawa. Medyo hindi gaanong nagsasalita si Lola noon. Tahimik lamang halos ito at nakikinig lang sa kanyang kumare. Sabi pa ng kanyang kumare, nakita raw ng asawa nito, si Mang Joel, na pumasok sa kagubatan. May karga raw kasing kahoy na panggatong yung asawa ng kumare ni Lola at palabas na rin sana ng gubat. Kaya siguro ay hindi daw ito napansin ni Mang Joel. Nagtanong naman si Lola kung ano pa bang gagawin ni Mang Joel doon sa kagubatan. Gayong madilim na rin yung kapaligiran. Ay ano pa nga ba? Malamang maghahanap ng makakain. Bulalas pang wika ng kumare ni Lola. Sinaway naman ito ni Lola at sinabihang baka marinig sila ng mag-asawa. Kinagabihan nga po niyan, habang nagpapahinga kami ni Lola Soledad, nakaramdam ako ng alinsangan at panayong pagpapaypay ko dahil pinagpapawisan ako ng malagkit na parabang talagang mainit yung panahon. Kaya tumayo nga si Lola at inutusan po akong magpalit ng damit at kulay itim raw yung aking isuot. Bakit naman po, Lola? Eh, kakapalit ko lang din ho ng damit pantulog eh. Tanong ko naman kay Lola. Sige na, wag nang maraming tanong. Sundin mo na lang at magbihis ka na. Wika naman ni Lola. Kaya naman hindi na nga ako nagtanong pa at agara na rin sinunod yung kanyang inuutos. Noong nakapagpalit na nga ako at akmang lalabas na rin sana ako ng silid, nang makarinig ako ng mahinang sit-sit. Sa bawat pag-sit-sit na aking naririnig, talagang nagtataasan po yung mga balahibo ko. At parabang nanlalaki yung ulo ko dahil nga sa takot. Sa kadahilan ng nakakakilabot ding pakinggan yung aking naririnig, na sa pakiwari ko ay nasa likuran ko lamang, na parang nandoon lang din sa may bintana ng aking silid. Dahan-dahan nga akong lumapit sa bintana at marahang sumilip doon. Nung nakasilip na nga ako, grabing hilakbot yung aking naramdaman dahil nasilayan ko na nasa labas po mismo ng bintana si Aling Lourdes. Nanlilisik yung mga mata at nakangising nakatitig sa gawi ko. Pasigaw na rin sana ako nung bigla kong narinig na nagsalita si Lola. Umalis ka dyan, apo. Aswang yung babaeng yan. Sigaw pa ni Lola. At nung lumingon nga ako kay Lola, nagmamadali na itong tumakbo papalapit sa akin. At hinatak nito ako palayo sa may bintana. Nung makalayo na nga ako sa may bintana, mabilis nang pinaghahampas ni Lola Soledad yung dingding ng bahay gamit yung buntot ng pagi na kanyang hawak-hawak. Lumayas ka dito, Lourdes. Demonyo kang aswang ka. Mismong kapitbahay mo, gagawan mo ng ganyan. Maghintay ka lang at susugurin kita dyan sa bahay ninyo.
Galit na sigaw ni Lola noon. Narinig ko naman yung malakas na pag-aangil nang nilalang sa labas ng bahay. Naparabang natakot rin ito sa hawak-hawak na buntot ng pagi ni Lola. Maya-maya pa'y nakarinig na rin kami nang malalakas na pagkutkot sa silong ng bahay. Kung kaya't inutusan po ako ni Lola na magmadaling kumuha ng asin sa kusina at iabot ko raw yun sa kanya. Kaya mabilis nga akong pumunta ng kusina at noong makuha ko na nga yung asin, nagmadali na akong lumapit kay Lola at binigay ko yun sa kanya. Kagad niya namang pinaghagi sa siwang ng sahig at pati na rin sa dingding yung asin na iyon. At napansin ko na mas nagagalit lang lalo yung nilalang na nasa labas ng bahay. Gawa ng nakakarinig na nga po kami ng mga lagabog doon sa labas. Na parabang medyo inuuga na nga rin po yung bahay. Sumisigaw na nga po ako at humihingi ng tulong dahil baka anumang sandali. Mapasok na kami ng nilalang na iyon. Na napansin ko nga rin na pati yung pintuan ng bahay ay kanyang niyuyugyog na parabang nagpupumilit na itong makapasok. Sigaw naman kami ng sigaw noon pero parang wala man lang tumutulong sa amin. Kumakapit na po ako noon kay Lola habang patuloy niyang ginagawa yung pagsaboy ng asin sa palibot ng bahay. Grabe na po yung kaba na nararamdaman ko noon. Maya-maya pa ay nakita kong nagmamadali ng maglakad si Lola papalapit sa pintuan. Kaya tinanong ko po ito kung ano yung kanyang gagawin at kung saan ito pupunta. Lalo at napansin ko na rin po noon na parang hindi lang isa yung aswang na palibot-libot sa bahay. Diyan ka lang apo ah, lalabasin ko lang yung mga ito. Tarantado, kanina pa ako ginagalit ng mga yun ah, walang respeto. Galit pang wika ni Lola at agaran po itong lumabas ng bahay. Grabe na yung takot ko noon na nararamdaman at baka meron ngang mangyaring masama kay Lola Soledad dahil naroon na po ito sa labas ng bahay. Subalit hindi nagtagal ay nakarinig ako ng mga yabag at boses ng mga taong papalapit sa bahay namin. Sumili po ako sa siwang ng pintuan at doon nga ay nakita ko yung ibang mga kapitbahay na nagkukumahog na tumakbo papalapit kay Lola Soledad at agaran po siyang tinulungan ng mga ito. Nakita ko rin kumaripas na rin ang takbo yung mga kakaibang nilalang papunta sa likuran ng bahay. Kung kaya't hinabol po sila ng mga kalalakihan. Paglipas ng ilang sandali, pumasok na rin sa loob ng bahay si Lola kasama yung aming mga kapitbahay. At ilang minuto pa, bumalik naman yung mga kalalakihan. Nagwika ang mga ito na hindi raw nila nagawang habulin yung aswang. Pero sabi nila, nagawa raw nilang sugatan ng maluba yung babaeng aswang. Pero nagawa pa rin daw nilang makatakas. Ang sabi pa ng mga kalalakihan, kung hindi man daw mamatay yung babaeng yon, sigurado naman daw na hindi na sila babalik. At para nga mas masigurado yon, winasak po ng mga kalalakihan yung bahay nila Aling Lourdes. Gawa lang naman po kasi yon sa amakan at pawid. Nagulat din yung mga kababaryo ni Lola nang malaman nila na buntis pala ako. Kaya raw pala, pinupuntiri ako ng mga aswang na yon. Maliit pa lang po kasi yung tiyan ko noon. Yun nga po yung nangyari. Talagang winasak po yung bahay nila Aling Lourdes. Medyo kumalat pa nga po yun eh. Pero syempre, hindi mo naman mapipilit yung ibang tao na maniwala doon. Hindi na nga rin bumalik pa sila Aling Lourdes pati na rin si Mang Joel. Talagang hindi na po namin nakita yung mag-asawa. Nibalita nga po sa kanila wala na kaming narinig. Hindi na rin kami inaswang pa pagkatapos po nun at nagawa ko namang manganak ng maayos. Kaya siguro dito ko na rin po ito tatapusin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito.
at mapagpalang araw naman sa ating butihing narrator. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Julie. Nakatira dito sa Nueva Ecija, kasama yung aking pamilya. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango sa totoong karanasan sa pinagtatrabahuhan ng aking asawa na si Randy. Doon po yon sa lugar ng Leyte. Naganap ang mga pangyayaring ito taong 2000 mahigit. Hindi ko lang po maalala kung 2001 ba o 2002. Basta, dyan lang po banda. Bale, hindi ko na rin babanggitin pa yung sityo kung saan ito nangyari. Respeto na rin sa mga dati kong nakasama doon sa sityo na yon. Bago kami bumalik ng aking asawa dito sa aming bayan sa Nueva Ecija. Noong mga panahon po na iyon, ay tutol yung mga magulang ko sa nobyo kong si Randy. Kaya naman noong malaman nilang buntis ako, itinakwil po nila ako at pinalayas, lalo na po yung aking ama. Kaya naman napadpad kami ni Randy sa lugar ng kanyang tiyahin sa Leyte. Magiliw naman kaming tinanggap ng kanyang tiyahin. At pinayuhan kami na pahupain na muna yung sama ng loob ng aking ama bago kami bumalik. Mapapatawad rin raw kami ng aking pamilya, lalo na kapag makita na raw nila ang kanilang apo. Tiyak lalambot daw yung kanilang puso, lalo na ang mga magulang ko. Nagpapasalamat naman kami ni Randy dahil kahit na ganon, ang aming kalagayan ay tinanggap pa rin kami ng kanyang tiyahin. Nagwika pa ito na sakto raw dahil nangangailangan daw ng trabahador doon sa pinagtatrabahuhan ng asawa nitong tita ni Randy. Inaayos kasi ng mga ito yung kalsada patungo sa karatig na lugar, kung kaya't nangangailangan pa sila ng trabahador. Tamang-tama, pasok kita sa pinagtatrabahuhan ko para makaipon kayo kaagad ng pera nitong nobya mo. Kailangan nyo yan kapag manganganak na siya. Wika pa ng tiyuhin ni Randy. Maraming salamat po, tiyo ah. Sobra na po yung naitulong ninyo sa amin ni Julie. Tatanawin po namin tong malaking utang na loob. Wika pa ni Randy. Sus, wala yon. Para saan pat pamangkin kita. Mula nang maging asawa ko yung tiyahin mo, alam mo namang tayo-tayo lang din na magkakamag-anak yung magtutulungan pagdating ng problema eh. Hayaan na ninyo, magkakaayos rin kayo ng pamilya mo. Nakangiting tugon pa ng tiyuhin niya. Malapit lang sa tirahan ng tiyahin ni Randy ang pinagtatrabahuhan nila. Tawagin pala natin yung tiyahin ni Randy sa pangalang Carmela. At tuwing tanghalian, hinahatira namin sila ni Tita Carmela ng pagkain para hindi mapagastos pa sa pinagtatrabahuhan nila. Lumipas ang mga araw mula nang magtrabaho si Randy. Palagi na kaming magkasama ng kanyang tiyahin sa paghatid sa kanila ng pagkain. Noong masaya na nga sila ng panggabi, hinahatira naman namin sila ni Tita Carmela ng pagkain para hindi na umuwi pa. At ilang minuto rin kasi yung lalakarin kapag umuwi pa silang magtsuhin para lang kumain. Tapos babalik naman din agad. Nagmamadali na po kasi noon kaya kahit gabi, nagtatrabaho na rin. Bale, salitan lang. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Tita Carmela sa daan ng walang mga kabahayan, nagulat na lamang kaming dalawa nang may biglang lumagapak sa likurang bahagi namin, na para bang may malaking ibon ang lumapag sa lupa, gawa ng napakalakas ng hangin na para bang may kung anong dumaan. Sabay kaming napalingon ni Tita para tignan kung ano yung naririnig naming lumagapak. Nagulat naman kami nang makita namin sa likuran ang katrabaho nila Randy na si Mang Mario, para itong asong sumisingot-singot sa hangin. At tila ba may inaamoy. Pagkatapos ay tumitig sa aking tiyan at napansin kong napapalunok ito ng laway.
Medyo nangangamoy rin po ito at wala ring suot na damit pang itaas. Mang Mario, ikaw lang pala. Nakakagulat naman ho kayo. Ang akala namin kung ano nang nilalang yung nasa likuran namin eh. Bulalas ko pang wika sa matanda. Tila natauhan naman yung matanda at tumingin sa mukha ko, sabay baling kay Tita Carmela. Tapos nagtanong ito kung saan kami pupunta. Sinabi naman ni Tita na sa pinagtatrabahuhan ni Tito Danilo at ng asawa ko. Ikaw ba, wala ka bang pasok ngayon? Sa pang-araw ka ba na-assign? Tanong pa ni Tita. Hindi naman sumagot si Mang Mario. Sa halip, inunahan na kami nito sa paglalakad at dire-diretso lang ito palayo. Anong nangyari sa matandang yon? Parang ang weirdo naman ng kanyang kinilos. Hindi man lang tayo sinabayan. Alam na madilim na nga dito sa tinatahak nating daan eh. Baka mamaya, may ahas pa ditong nakaharang sa daraanan. Wika pa nga ni Tita Carmela. Maging ako man ay nahiwagaan rin sa kinilos ni Mang Mario. Kaya lang, naisip kong baka nagmamadali lamang yung matanda. Kaya gano'n na lang kabilis yung kanyang paglalakad na hindi na nga pinansin pa yung aming mga sinabi. Ilang minuto pa yung lumipas. Natanaw na naming nagpapahinga na sa trabaho yung asawa ko, pati na rin si Tito Danilo. Agad na nga naming nilapitan yung mga ito at iniabot yung pagkain. Nang matapos na nga silang kumain, umuwi na rin kami ni Tita. Habang naglalakad kami pa uwi, napag-usapan pa namin ni Tita ang tungkol kay Mang Mario. Kalapit bahay lang kasi nila ito. At nitong mga nakaraang linggo, umalis umano itong si Mang Mario. At ayon pa kay Tita Carmela, pumunta raw yung matandang si Mang Mario sa lugar ng mga kaanak nito. At nung bumalik na daw dito sa kanilang purok, ibang-iba na daw yung itsura nito pati yung mga kinikilos. Nakayuko na raw ito kung maglakad, na parabang kuba, at nakamulagat lagi yung mga mata na aakalain mong merong dinaramdam na kung ano. Alam mo ba, yung bali-balita dito sa lugar namin, baka aswang na raw yang si Mario. Kaya ikaw, Julia, huwag ka nang lumapit sa matandang yon. Pero syempre, hindi naman natin sigurado. Pero baka mamaya, totoo pala talaga yung kanilang mga sinasabi. Buntis ka pa naman. Wika pa sa akin ni Tita Carmela. Nako, Tita, hindi naman po yata totoo yung mga sinasabi ninyong aswang. Doon po kasi sa kinalakihan ko, wala naman akong nababalita ang mga ganyan eh. Medyo nakangiti ko pang wika. Ay nako, Julie. Kung ako sa'yo, maniwala ka na lang sa akin. Para sa'yo din naman itong mga sinasabi ko eh. Mas maigi na yung nag-iingat. Lalo na't dito tayo nakatira sa liblib na lugar. Dagdag pa nito. Para hindi na nga humaba pa yung usapan namin tungkol doon sa matandang katrabaho ni Randy, tumango na lamang ako at sinabi ko sa kanyang iiwasan ko na lang yung matanda. Nitong mga nakaraan din kasi, kapag naghahatid kami ng pagkain sa pinagtatrabahuhan ni Randy, meron akong napapansin noon kay Mang Mario. Kung tumitig po kasi ito sa aking tiyan, para bang gutom na gutom. At panay rin yung kanyang pagsingot sa hangin habang nagpupunas ng kanyang laway sa kanyang bibig. Kaya hindi ko rin may pagkakaila na baka totoo nga. Pero hinayaan ko na. Tara na nga at bilisan na nga nating maglakad. Pakiramdam ko'y merong sumusunod sa atin eh. Bigla pang wika ni Tita Carmela. Lumipas po yung mga sandali. At nakarating na rin kami sa bahay. Dahil sa nakaramdam ako ng pagkahapo, sinabi ko kay Tita Carmela na mauuna na akong pumanik sa loob ng bahay. Magpapahinga lang ako sandali at babalikan ko na lang yung mga hugasin.
Sige na, iha. Magpahinga ka na. Ako na lang yung bahalang maghugas ng mga pinggan. Hindi pa naman ako inaantok eh. Wika pa ni tita. Sigurado ho ba kayo? Ako na lang pumamaya yung maghuhugas. Magpapahinga lang din po ako sandali. Wika ko naman. Pero sinabi naman nito na siya na raw talaga yung maghuhugas dahil magkakape rin umano siya bago matulog. Kaya naman umakyat na nga rin ako ng bahay at dumiretso sa silid namin ni Randy. Siya nga po pala, nakaangat po pala sa lupa. Yung sahig ng bahay ng aming tinutuluyan. Gawa naman sa amakan yung dingding at gawa naman sa tabla yung sahig. Kung kaya't presko po at malamig yung hangin na pumapasok sa mga maliliit na siwang kahit wala naman kaming electric fan ng mga panahon na ito. Pagkapasok ko nga po sa loob ng silid tulugan, agad na akong nahiga sa papag. Pero ilang minuto pa yung lumipas. Bigla na lamang akong nakaramdam ng pananakit ng puson na parabang pinipiga yung loob at napapangiwi nga ako dahil sa sobrang sakit. Nakarinig na rin ako noon ng pagsinghap na animoy merong aso doon sa silong ng bahay na parabang merong kinukot-kot sa sahig. Bukod pa roon, nakakalanghap rin ako ng kakaibang amoy na nanggagaling doon sa ilalim ng silong. Kaya naman napagpasyahan kong alamin kung anong klaseng hayop ba yung naroroon sa ilalim. Marahan akong bumaba ng papag at yumukod sa sahig para silipin yung hayop na gumagawa ng kakaibang ingay doon sa silong ng bahay. Nung nakahanap na nga ako ng siwang na medyo may kalakihan, sumilip na po ako doon at gano'n na lamang yung takot na naramdaman ko nang makakita ako ng nakakahilakbot na nilalang sa silong ng bahay. Nakita kong nakatingala rin sa gawi ko yung nilalang at parabang pinaghalong aso at baboy ramo ang wangis nito. Basta mahirap pong ipaliwanag yung kanyang kaanyuan. Ang tanging sigurado ko lang, habang nakatingin sa gawi ko yung nilalang na ito, ay panay po yung paglabas ng dila nitong mahaba at matulis. Habang nagbabaga naman yung kanyang mga mata at walang humpay yung paglalaway. Sa tingin ko, nanggagaling sa laway nito yung napakabahong amoy na nalalanghap ko. Hindi ako sigurado ah. Pero ng mga sandali na yon, parabang nahipnotismo ako at hindi ako makagalaw sa aking kinalalagyan. At ramdam na ramdam ko na ang pananakit ng puson ko na parabang merong hinuhugot sa loob. Napapaluha na lamang ako at pilit na tinatawag si Tita Carmela. Kitang kita ko pa na sinubukan niyang palusutin doon sa siwang ng sahig ang kanyang mahabang dila. Ngunit kahit anong pilit kong igalaw yung aking sarili ay hindi ko magawa dahil sa labis na kaba na parabang binabangungot ako ng mga oras na yon. Maya-maya pa'y narinig ko nang sumigaw si Tita Carmela sa may labas ng bahay at pinagbabato yung nilalang. Kaya naman napatakbo po yun palabas ng silong. Tsaka pa lamang ako nakagalaw nang mawala na sa tapat ko yung nilalang. Mga kapitbahay, tulong! Tulungan ninyo kami! Inaaswang yung pamangkin ko! Paulit-ulit pang sigaw ni tita. Sakto naman na dumaan yung manggagamot na si Mang Paeng. Grabe rin talaga yung pagkakataon at siya pa yung dumaan doon. Kung kaya't bago pa man makatakas yung aswang na sinasabi ni tita, agara nang nahabol ng manggagamot sa likuran ng bahay at wala na itong sawang pinaghahambalos ng buntot ng pagi. Tarantado kang aswang ka! Dito mo pa talaga nais mang biktima sa lugar ko. Wes, hindi kita titigilan hanggat hindi kita mapatay. Narinig ko pang sigaw ng matanda sa likuran ng bahay. Kagad namang pumasok sa loob ng bahay si Tita Carmela
At tinignan nga nito yung kalagayan ko. Napaiyak na lamang akong napayakap sa kanya. Sa kadahilan ng labis po yung takot na naramdaman ko na parang makukunan na nga ako ng mga sandali na iyon. Maya-maya pa'y natahimik na ang nagkakalabugan sa likuran ng bahay. Ilang minuto pa yung lumipas. Pumasok na nga rin sa loob ng bahay yung magagamot at tinignan yung aking lagay. Ang sabi ng manggagamot, masyado raw madulas yung aswang na nagawa pa rin daw nitong makatakas. Ang sabi pa nito, kung bata-bata pa raw sana siya, habulin pa niya. Nagawa pa po palang makatakas ng aswang na yon. Napansin ko rin po noon na meron ding tinamong galos yung manggagamot sa kanyang kanang braso. Mukhang nagawa rin siyang sugatan ng aswang na yon, na hindi na nga rin niya nagawang habulin. Matapos po niya akong tignan, nagwika siyang kamuntikan na umano akong makunan. Mabuti na lamang at nakasigaw pa si Tita Carmela para humingi ng tulong, at nagkataon din na napadaan doon yung manggagamot, kung kaya't napornada yung binabalak ng aswang na yon. Sinabi rin sa amin ng manggagamot kung anong klaseng aswang yung nilalang na nais mang biktima sa aking dinadala. Anya pa, isang uri daw ng aswang na kiwig ang nilalang na nakita niya at nakasagupa sa likuran ng bahay. Ang ganoong uri ng aswang umano ay madalas daw. Ang alam daw niya ay marami daw na ganon sa probinsya ng Kapis. Kung kaya't nagtataka siya kung bakit merong nagawing ganon sa lugar namin. Sumabat naman si Tita Carmela sa manggagamot at sinabi niyang naalala daw niya na taga-Kapis yung kaanak ni Mang Mario. Hindi kaya si Mang Mario? Bulalas pang wika ni Tita. Anya pa nga, ilang araw na rin kasi niyang napapansin yung matandang kuba na medyo umaali-aligid na rin daw sa bahay tuwing magdadapit hapon, kapag wala raw itong pasok sa kanyang trabaho. At tuwing tinatanong naman daw ni Tita kung ano nga ba yung ginagawa ng matanda, hindi naman daw ito umiimik at agaran ding umaalis. Kaya nga, kapag nasa trabaho yung mga asawa namin, nagmamatsyag daw palagi si Tita Carmela para hindi daw kami makampante. Malalaman natin yan bukas, pero sa ngayon, hindi tayo maaaring mangbintang ng kapitbahay. Dahil natitiyak kong sa dami ng latay ng buntot ng pagi na nagawa ko sa kanya, hindi na rin magtatagal yung buhay nun. Wika pa nga ng manggagamot. At hindi nga po kami nagkamali doon, dahil kinabukasan po, nabalitaan na lang din naming patay na raw yung matandang kuba na si Mang Mario. Noong tignan nga ni Tita ang bangkay ng matanda, nakumpirma niyang marami nga itong latay sa katawan. Matapos ang pangyayaring yon, binigyan ako ng proteksyon ng manggagamot laban daw sa mga aswang. Lumipas nga yung mga araw at linggo, pati na rin yung mga buwan. At sa awa naman ng Panginoon, hindi na ako muling nakaranas ng ganon. At naipanganak ko nga ng maayos yung sanggol sa sinapupunan ko. Dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito. Hanggang dito na lang at maraming salamat. Magandang araw sa inyo. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Jonas. Nakatira dito sa parte ng Maynila. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa naranasan ko kasama yung mga kaibigan ko noong dekada 80 sa liblib na lugar ng Kapis. Nang mga panahon po na ito, nakaugalian na rin namin na magkakaibigan, na tuwing araw ng Sabado at Linggo ay umakyat kami ng mga bundok para mangaso. Ito lang po kasi yung araw na libre kami, dahil sa araw naman ng Lunes hanggang Biyernes ay meron po kaming kanya-kanyang mga trabaho. Kaya naman, yun lamang yung araw na nilalaan naming magkakaibigan para magkakasama kaming mga ngaso. Ito po ay noong nasa probinsya pa po ako ng Kapisa. Taga doon din po itong mga kaibigang tinutukoy ko.
Isang pagkakataon, madilim pa lamang ang kalangitan. Pinuntahan ako ni Makoy sa bahay namin at sinabihan po nito ako na agad umano kaming umakyat ng bundok para mahaba-haba yung oras namin sa pangangaso. Napakaaga pa, inaantok pa nga ako eh. Sabi ko pa sa kanya dahil kakagising ko lang din ng mga oras na yon. Kaya nga sinabi ko sa'yo na agahan natin, di ba? Para pagdating natin doon sa bundok ay hindi pa masyadong mainit. Isa pa, para naman mahaba-haba yung oras natin sa pangangaso. Tugon naman ito. Siya nga pala. Sinabihan ko na rin si Paring Jun at pati si Paring Marlo na agahan nating umalis ngayon. Dagdag pang sabi ni Makoy. Oh, ano daw sabi nila? Tanong ko naman habang inaayos na ang aking mga kagamitan sa pangangaso. Ayun, okay naman daw sa kanila. Magkita-kita na lang daw tayo sa may bukana ng baryo. Wika pa ni Makoy. Pinadala pa nga nito ako ng bigas sa tubig inumin. Dahil baka abutin daw kami ng gabi doon sa bundok. Ang plano raw kasi nilang tatlo, doon na kami sa bundok matulog at kinabukasan na lamang uuwi. Para naman makapunta pa kami sa unahan pang bahagi at baka mas marami pa kaming hayop na mahuli doon. Kung sakali man, ito pa lang yung unang pagkakataon noon na sa bundok kami matutulog na magkakaibigan. Kaya naman nakaramdam ako ng kaunting pag-aalangan. Baka kasi may hindi magandang mangyari sa amin. Isa pa ay hindi namin kabisado yung bundok na aming pupuntahan. Wala yan. Huwag ka nang mag-alangan, Patol. Sumama ka na. Minsan lang naman eh. Baka sa susunod, matuloy na yung binabalak ni Jun na lumuwas ng Maynila para magtrabaho. E di matagal-tagal rin tayo bago ulit magkita. Kung sakaling matuloy siya. Pangungumbinsi pang wika ng kaibigan ko. O na, sige na. Magbabaon na ako ng bigas pati na rin tubig. Sabi ko pa nga sa kanya. Sinabi naman niya na si Marlo na raw yung bahala sa alak at si Jun naman yung bahala sa pulutan. Mag-iihaw umano kami ng aming mahuhuli. At yun yung uulami namin at gagawin na rin pangdagdag na pulutan. Matapos ko nga pong magayos ng baon, umalis na rin po kami ni Makoy. Makalipas lamang yung ilang sandali, natanaw na rin namin ang dalawa naming kaibigang naghihintay na sa bukana ng baryo. Nang makalapit na nga kami, ay agara na kaming naglakad patungo sa Karatig Bundok na hindi pa namin napupuntahan ng mga kaibigan ko. Ayon sa mga kababaryo namin, meron daw malaking ahas doon sa bundok kasi laki umano ito ng nyog at tumitilaok na parabang manok. Siyempre, natatawa lang kami doon. Alam naman naming kalokohan lang yun ang kwento eh. Kung kaya't naglakas loob kami na pasukin yung kabundukang ipinagbabawal. Sa kadahilan ng maraming ang kwento noon na meron daw ahas, pero alam naman naming wala eh. Pero delikado raw talaga yung bundok na ito. Pero kahit ganon, dahil nga mga binata pa kami at may katigasan pa ng ulo at kayabangan, kaya naman hindi kami naniniwala sa mga ganong haka-haka ng aming mga kababaryo. Imbis na matakot kaming suungin yung kagubatan, pinuntahan pa nga namin ito. At pinagplanuhang mga aso sa loob nun. Naglakas loob kaming pasukin yon para lang patunayan sa mga taong hindi totoo ang malaking ahas na kanilang sinasabi. At kung sakali mang totoo, baka pwede naman naming patayin. Yun yung nasa isip namin noon. Pagpasok pa lang namin sa bukana ng bundok, sumalubong na po sa amin yung kakaibang hangin na parabang nagpapahiwatig ng masama. Langya, tol. Ang lamig naman dito. Parang kinukutoban ako dito ah. Nakangiti pa rin wika ni Jun sa amin. Baliw, alam mo namang madaling araw pa eh. Malamang medyo malamig pa. Hintayin mo mamaya at iinit rin dito kapag sumikat na yung araw. Wika ako naman.
Sa paglipas nga ng mga oras ay wala rin kaming nakikitang hayop doon. Kaya naman naglakad pa kami doon paakyat sa bundok. Nagdarasal na sana'y hindi kami makakita ng ahas. Meron ding mga kasabihan na aalatin ka raw kapag nakakita ka ng ahas habang nangangaso. Yun ay hindi ko naman alam kung totoo. Nung sumikat na nga po yung araw, ay meron na rin po kaming nahuli, mga ligaw na manok. Kaya nga lang kulang din yun eh, mas mabuti sana kung baboy ramo. Hanggang wala po kaming nahuhuli doon at mabilis pong lumipas yung mga oras na hindi namin namalayan na magtatakip silim na. Napadako na nga kami sa medyo may kasukalang parte. Tapos ilang sandali pa ay huminto kami ng mga kaibigan ko sa may gilid ng sapa para doon muna mamahinga. May iilan na rin naman kaming nahuli kaya ayos na rin yon. Plano naming ituloy na lang kinabukasan yung pangangaso. At kaagad na nga kaming nagpaningas ng apoy dahil dumidilim na rin. Samantalang si Marlo naman ay nagkatay na rin ng mga nahuli namin. Habang kami naman ni Makoy ay naghanap ng mga dahon na pwedeng ilatag para gawing pahingahan. Matapos nga po namin gumawa ng maliit na pahingahan, ay lumusong na rin ako doon sa may sapa at naghugas ng mga paa at kamay. Maya-maya pa ay meron po akong napansin. Pansin kong para bang gumagalaw ang mga nagkukumpulang mga damuhan sa hindi kalayuan at meron rin akong naririnig na ingay mula doon. Mga lagpas alas 6 na rin po ng gabi noon eh, dahil nakikita kong dahan-dahan nang lumalabas yung sinag ng buwan. Natanaw ko naman yung kaibigan kong naroroon na sa ginawa naming pahingahan. At ang iba naman ay nag-iihaw na rin ng karne. Sandali po akong nakiramdam at pinagmamasdan yung buong paligid. Sabi ko noon, hindi kaya yun na yung sinasabi ng mga kababaryo namin na malaking ahas. Baka dahan-dahan yung gumagapang papalapit sa mga kaibigan ko nang hindi namin napapansin. Habang pinagmamasdan ko nga yung mga kaibigan ko, ay tila ba may napansin po akong tao na nasa may likuran banda ni Makoy. Nakatalikod po kasi yung mga ito at parang may naaaninag talaga akong tao sa kanilang likuran. Habang pinagmamasdan ko po yon, sinubukan ko pang ikurap yung aking mga mata dahil baka namamalik mata lang din ako. At nung ginawa ko nga po yon, bigla namang nawala yung nakikita kong parang tao. Kaya naisip ko na baka namamalik mata lamang ako. Matapos ko ngang maglinis ng katawan ay lumapit na ako sa mga kaibigan ko at nagsimula na po kaming maginuman habang nag-iihaw ng karne. Ilang saglit pa, tuluyan na ngang nilamon ng kadiliman yung paligid. Hindi naman kami nangamba dahil malaki naman yung buwan ng gabi na iyon, kaya't maliwanag yung kapaligiran. Maya-maya pa ay may narinig na naman po akong ingay. Kaya lang, sa pagkakataon na iyon, ingay ng baboy ramo yung aking naririnig. At tila ba nagkukot-kot yon sa lupa. Sandali ko pang pinakiramdaman at itinaas ko yung aking leg para sipatin kung nasaan nga ba yung ingay na iyon. Nang bigla pong magsalita si Marlo. Tol, sandali. Huwag kayong maingay. Wika pa nito. Nakatingin naman kami kay Marlo, sabay tingin din sa kanyang tinuturo sa hindi kalayuan. Sa maniwala man kayo o sa hindi, nang sundan namin ng tingin yung kanyang tinuturo, may nakita po kaming taong papalapit doon, marahang naglalakad na talagang tinutumbok yung aming direksyon. Pero dahil sa liwanag ng buwan, napansin naming parang kakaiba yung kanyang mukha. Wala po itong suot na pangitaas. At mapapansin rin agad na isa po yung lalaki. Napakakintab rin ang kanyang buong katawan na animoy na balot ng langis. Lalo at maliwanag nga yung buwan kaya nakikita namin.
Habang papalapit ng papalapit, napapansin namin na parang nakakakilabot yung wangis ng taong yon. At bigla na lamang po itong yumuko, na tila ba'y hayop na parang may ibang ginagawa. Pagkatapos po nun ay tumigil po yon, na parang sandali kaming pinagmamasdan at tinatansya. Siyempre, kinabahan na po kaming lahat noon. At yung matindi pa po, yung isang ligaw na manok na hindi pa nakatay. Nilapitan po nun at parang binalian po agad ng leg. Sandali lang pong nangisa yung hayop habang nakatingin pa rin po yung lalaki sa aming direksyon. Itinali po kasi namin yon sa unahan lang. Nang walang ano-ano, bigla po yung nilantakan ng lalaki. Kitang-kita po namin eh. Bigla na lang po niyang kinagat yung hayop. Na parang normal na pagkain lang po yon sa kanya. Dahil po doon, alam na po namin na hindi ordinaryo itong aming kaharap. Agad pong pinagpapatay ni Marlo, yung aming apoy, at binulungan po nito kaming dahan-dahang gumapang sa lupa para hindi daw kami mapansin agad, lalo at abala pa po yung taong yon sa pagkain doon sa haligaw na manok. Na hindi ko alam kung tinatakot lang po ba kami nito, na parang gusto lang din po nitong ipakita sa amin ang kanyang ginagawa. Sabi po namin noon, tumakbo na kami at samantalahin muna namin habang abala pa ito sa kanyang ginagawa. Teka lang, bakit naman tayo tatakbo? Naguguluhan pang tanong ni Makoy. Baliw ka ba pre? Aswang tong nasa harapan natin. Saan ka ba nakakita ng taong kumakain ng hilaw na hayop? Hinigo pa nga yung dugo eh. Kaya habang hindi pa niya tayo pinapansin, umalis na tayo rito. Nakita niyo namang tinignan niya tayo, 'di ba? Imposibleng hindi pa niya tayo nakita. Lalo at maliwanag rin dahil sa apoy. Bulong pa ni Marlo. Yung pinagtalian po kasi namin ng aming ibang nahuli. Mga ilang metro pa yung distansya sa aming kinaroroonan. Hawak nga po yung sibat. Dahan-dahan na po kaming gumapang sa lupa. Sibat pa po yung gamit namin noon sa pangangaso eh. Sumunod lang po kami sa kaibigan naming si Marlo. Dahil ito po yung nangunguna sa amin. At nung medyo nakalayo na nga kami ng bahagya, tumayo po kami sa pagkakagapang at kumaripas po kaming lahat ng takbo. Matulin po na takbo, palayo doon sa nilalang na iyon. Habang kumakaripas nga po kami ng takbo, ramdam na ramdam ko yung presensya ng nilalang dahil sa bawat paghakbang ng aking mga paa. Nakakarinig po ako ng angil na tila ba hinabol pa rin po kami nun. Nakakaamoy na rin kami ng kakaibang amoy. Yun bang parang nabubulok na laman na nanggagaling sa aming likuran. Kaya hindi ko po napigilang lumingon. Nung makalingon nga po ako, labis-labis po yung takot na aming naramdaman at halos panawa na ako ng ulirat. Sandali rin akong napahinto sa aking pagtakbo. Lalo na noong masilayan ko yung isang nilalang na parang baboy ramo pero may kalakihan. Namumula rin po yung mata sa dilim na talagang yun po yung kitang-kita. Medyo hindi rin po normal yung haba ng tainga ng hayop. Habang walang humpay po yung pag-angil na ginagawa nito. Na dahil nga doon, naririnig ko talaga na papalapit na ito ng papalapit sa amin. Nakakahabol na po ito. At nung bahagya nga pong bumagal yung aking pagtakbo dahil hinahabol ko rin yung aking paghinga, paglingon ko po ay biglang nasa likuran na po namin yung hayop. Noong akmang dadambahan na po ako ng nilalang, mahigpit ko pong hinawakan yung sibat. Pagkatapos ay walang pag-alinlangan ko yon na ginamit sa kanya. Tinuso ko po ito
gamit yung hawak kong sibat. Tinamaan ko po yun sa kanyang tiyan. Dahil po doon, nagpakawala ng nakakapangilabot na huni yung aswang na iyon. Halatang nasaktan po yon na hindi ko na nga rin nagawang bunutin pa yung sibat na natusok ko. Dahil agara na rin akong hinatak ni Makoy at sinabihang tumakbo na ulit kami. Pakiwari ko ng mga sandali na yon. Katapusan na naming magkakaibigan. Dahil bukod sa napakalayo ng bundok na aming pinuntahan, wala pa kaming mahihingian ng tulong dahil liblib nga po yung bundok na ito. Narinig ko namang sumigaw si Marlo na magpatuloy lang daw kami sa pagtakbo. At sundan lang daw namin siya dahil meron daw siyang alam na tao na mahihingan ng tulong at paniguradong matutulungan kami nito. Basta't wag lang kaming maghiwa-hiwalay sa pagtakbo at sumunod lamang sa kanya. Yun nga rin yung ginawa namin. Sa sobrang bilis ng takbo ay hindi ko na naramdaman na naroon pa ito sa likod. Talagang yung buong atensyon namin ay nakatuon lamang sa pagtakbo ng matulin. Dahil kung hindi namin gawin yon, tiyak na mahahabol kami ng aswang na yon. Makalipas lamang yung ilang sandali, meron na kaming natanaw na kubo na sa tingin ko ay nasa may paanan na nga rin kami ng bundok. Sumigaw naman si Marlo na bilisan pa umano namin ang pagtakbo. At kapag nakarating na kami sa bakuran ng kubo, tsaka kami huminto. Nasa kabilang side po ito banda ng bundok. Iba po ito sa dinaanan namin nung papunta kami paakyat. Ang sabi ni Marlo, yung kubo daw na iyon ay protektado at hindi makakapasok yung mga masamang nilalang kahit sa bakuran pa lang. Dahil kilala raw niya yung nagmamay-ari nun na isang ang albularyo. At dahil nga sa takot, nagtiwala na lang kami kay Marlo. Kaya nung makarating na nga kami doon at nakapasok na rin sa bakuran, mabilis po kaming kumatok. At meron pong tinatawag na pangalan si Marlo. Kami namang magkakaibigan ay halos maihi na rin sa salawal habang hinihintay na pagbuksan kami ng kung sino mang nasa loob ng kubo. Habang hinihintay nga naming pagbuksan kami, hindi na rin namin naririnig pa yung nilalang at hindi rin namin ito makita sa paligid. Ang tanging naririnig lamang namin noon ay parang merong tumatakbo palayo. Maya-maya pa ay bumukas na nga rin yung pinto. At lumabas po doon yung lalaking tinatawag ni Marlo na Tata Jose. Wala naman ding tanong-tanong at kaagad po nito kaming pinapasok. Nang makapasok na nga kami, nalaman naming isa nga itong antingero na albularyo. Naninirahan sa may paanan ng bundok sa kabilang side. Matagal na pala itong kilala ni Marlo, kaya pala ang lakas ng kanyang loob na ayain kaming mangaso doon sa bundok na yon. Pinainom pa kami ng tubig ng matanda noon at kwento nga namin sa kanya ang mga nangyari. Ang sabi pa nito, baka isa raw yung uri ng aswang na lumalabas lamang kapag kabilugan ng buwan. Kapag mga ganong aswang daw na bihira lamang lumabas, talagang matatalas daw yung mga pandinig at malamang ay kilala daw siya ng aswang na yon. Kaya hindi na raw ito tumuloy nang malaman niyang pumunta kami sa bahay ng albularyo. Matapos po naming magkwento sa matanda, tsaka pa lamang po ako nakahinga ng maluwag. Binigyan pa po nito kami ng mga proteksyon kung sakaling maisipan pa rin daw namin na muli pa rin mamundok. Pero masyado na pong maraming nangyari na pakiramdam ko noon. Hindi na kami aakyat pa ulit ng bundok. Pero tinanggap pa rin po namin yung kanyang ibinigay. Kinaumagahan na rin po kami umuwi. Bitbit yung nakakatakot na karanasan na hindi namin malilimutan. Dito ko na rin tatapusin ang kwentong ito. Maraming salamat po. Ang kwentong inyong maririnig ngayon ay hango sa sarili kong naranasan noong dekada 90. Tawagin po ninyo akong Paolo ng Hamindan, Capiz.
Nangyari ang lahat noong ako ay 15 taong gulang pa lamang. Sa isang baryo na sakop ng Hamindan. Hindi ko napapangalanan pa at baka makilala pa po ako ng mga kababaryo namin. Noong mga panahon na iyon, nagdesisyon po yung pinsan ko na tawagin natin sa pangalang Angelo na mga ibang bansa. Tinulungan po siya ng kanyang kaibigan para makapagtrabaho doon sa Saudi. Kaya sinunggaban na po nito yung pagkakataon. Sila na lang dalawa ng kanyang ama na tsuhin ko yung magkasama sa kanilang bahay. Tawagin po natin yung tsuhin ko sa pangalang Tito Abel. Wala na po kasi yung asawa ni Tito Abel noon. Bata pa yata yung pinsan ko nung mawala po yung kanyang ina dahil sa sakit. Kaya sila na lang dalawa ng kanyang ama, yung magkasama. Pero dahil ng ibang bansa na nga rin po yung pinsan ko, naiwan na lang ding mag-isa si Tito Abel. Close po kami ni Tito at marami kaming magkakapatid na talagang siksikan sa aming kwarto kapag natutulog. Kaya pinili ko na doon na lang tumira kay Tito Abel. Okay naman din sa kanya para meron din daw siya nakasama. Tinutulungan ko po siya sa pag-aalaga ng kanyang mga alagang manok at pati na rin baboy para hindi naman ako magmukhang palamunin lang. Wala pa namang pasok noon. 1 yata ng Mayo kung tama yung pagkakatanda ko. Nga pala, isa rin pong manggagamot itong tsuhin ko. Kaya ayoko rin na banggitin yung pangalan ng baryo namin dahil kilala talaga si Tito noon bilang isang albularyo. Parang walang araw na walang pumupunta doon para magpatingin. Pero hindi tumatanggap si Tito ng pasyente na bata o mga sanggol. Mga nasa 15 pataas lamang po yung kanyang tinatanggap. Ayaw po talaga ni Tito kapag bata, lalo na nga rin kapag sanggol. Ang dahilan po dito ay dahil ilang pagkakataon na rin na meron pong pumunta doon na magpapagamot na hindi po nito naisalba. Dahil huli na rin nung dalhin sa kanya. Daladala po yun ang tsuhin ko at nagsimula na po siyang hindi tumanggap ng mga sanggol na nagpapagamot. Maliban na lang kung mga simpleng gamutan lamang yung kailangan. O kung yung tipong medyo malaki na rin po talaga na bata, kung minsan ay naaawa pa rin siya kaya ginagamot pa rin po niya. Nung doon na nga rin ako nakatira kay Tito Abel, madalas po akong manood habang meron itong ginagamot. Madalas yung mga sinasakitan po ng tiyan. O merong mga sakit sa balat na nakuha pagkatapos pumasok sa mga gubat. Meron ding naghihinala na baka inaaswang raw sila. Mga ganun po at marami pang iba. Isang pagkakataon, mayroon pong dumating na dalaga. Mga nasa 17 o 18 taong gulang siguro yung edad sa aking banta. Binuhat na po ito ng kanyang ama noon, papasok sa bahay ng tsuhin ko. Tumulong pa nga po ako kasi biglaan talaga yung lahat. Gabi po kasi ito nang mangyari. Kaya hindi na dapat kami tatanggap ng magpapagamot. Pero nakikiusap po talaga at pagbukas ko po ng pinto, talagang agad na pinasok ng kanyang ama yung kanyang buhat-buhat na dalaga. Hinang-hina po talaga noon yung dalaga na yon, pero may malay naman. Agad na tinanong ng tsuhin ko kung ano ba yung nangyari sa kanya. Ang sabi ng kanyang ama, ilang araw na raw itong hindi kumakain. Suka raw ito ng suka, lalo na kapag isda raw yung ulam. Hindi raw talaga nito napipigilan. At kahit naaamoy pa lang daw niya yung ulam na isda, ay naduduwal na raw talaga ito. Ang hilap daw ng tiyan nito, at minsan naman ay namimilipit pa raw sa sakit. Nangangayayat na rin po yung dalaga noon. Halata talaga na ilang linggo na rin itong nagtitiis at hindi nakakakain ng maayos. Tinignan nga po ito ng tsuhin ko.
may nilapat na parang medalyon si Tito doon sa tiyanang dalaga. Ang sabi po nito, kung tama daw yung kanyang hinala na pinahawaan yung dalaga, magiinit daw yon kapag nilapat niya ito doon sa kanyang tiyan. Yung babae daw mismo yung makakaramdam habang dahan-dahang nagiinit yung proteksyon na ipinatong ni Tito sa kanyang tiyan. Mga ilang segundo lang po, nagsalita po yung babae na dahan-dahan nga raw yun na nagiinit. Nararamdaman daw niya. Pinapatanggal rin niya kay Tito yon, pero hindi muna yon ginawa ng tsuhin ko. Hinayaan lang niya na nakapatong pa rin ang proteksyon doon sa tiyan ng babae. Ayon pa kay Tito, mukhang nabuo na raw yung pagkaaswang sa katawan ng dalaga. Kaya may reaksyon daw na nagaganap kapag pinapatong niya sa tiyan yung kanyang proteksyon. May hayop daw kasi doon sa loob ng katawan ng dalaga na nabubuo na. Ganon daw kapag pinapahawaan. Ang sabi pa ng tsuhin ko, nakakita na raw siya ng parang sisiw noon. At meron din daw na parang toko na iniluluwa ng pinahawaan kapag naagapan agad niya ang panggagamot. Doon ko na nga rin naalala agad yung kwento sa akin ng pinsan ko noong mga bata pa kami na may nakita raw siyang pasyente ng kanyang ama na si Tito Abel nga na meron daw iniluwa na hayop nung ginagamot daw yon. Totoo nga pala talaga yon. Lalo ngayon at sa Tito Abel ko na rin mismo nang galing. Ang sabi ng babae noon, parang may nagwawala daw na gumagalaw-galaw sa loob ng kanyang tiyan. Namimilipit po ito sa sakit. At napakainit din daw sa loob ng kanyang tiyan. Napilit niyang pinapatanggal kay Tito yung dinidiin itong medalyon sa kanyang tiyan. Talagang ganyan. Pangontra sa aswang itong nakapatong sa tiyan mo. Wika pa ng tsuhin ko. Konti na lang daw at mangangain na daw yung dalaga malamang. Baka kung hindi daw dinala kay Tito, baka abuti na lang daw ng isang linggo at kakain na raw ng hayop o baka tao yung dalaga na ito. Ganon daw talaga kapag bata pa at alanganin pa halos yung edad habang pinapahawaan. Hindi daw kinakaya ng katawan kaya nagkakasakit. Kailangan natin ng kulambo. Gagamutin ko to ngayon din. Delikado tong anak mo kapag hayaan ko pa kayong umuwi. Na hindi ko siya tuluyang nagagamot. Medyo delikado nga lang kaya depende sa inyo kung handa kayo. Wika pa noon ang tito ko. Tumango naman po yung tatay nito at ganun rin yung dalaga. Handa silang magpagamot. Isara mo ang mga bintana, pati na rin ang pinto. Utos pa ng tsuhin ko sa akin na agad ko naman pong sinunod. Tapos agad rin akong bumalik. Pinasok namin sa silid ng tsuhin ko yung dalaga na yon at pinahiga po sa higaan. Apat kaming nandon. Ako, yung Tito Abel, yung dalaga, pati na rin yung kanyang ama. Naghalungkat si Tito Abel sa kahon sa ilalim ng kanyang higaan. May hinahanap po ito eh, ang sabi nito. Wala rito. Walang kulambo. Naitapon ko na yata yung lumang kulambo namin. Wika pa nga po nito. Anin mo ba yung kulambo? Tanong ng tatay ng dalaga. Ipapasok natin siya doon habang pinapaluwa ko para masigurong hindi makakatakas yung hayop na kanyang iluluwa. Wika naman ang tsuhin ko. Hindi po ito literal na babalutin namin ng kulambo yung dalaga. Yung parang ginagawa lang po kapag natutulog. Na ilalagay lamang yung kulambo at iipitin lang yung gilid para hindi makalabas yung nasa loob. Sana naiintindihan po ninyo. Pinagpapawisan na rin po ako noon. Yung dalaga naman ay hinanghina na rin. Lalo at matagal-tagal din bago tinanggal ni Tito
yung medalyon sa kanyang tiyan. Ang init daw talaga nun, sabi ng dalaga, na parang lalo po itong nanghina bago yon tinanggal ng tsuhin ko. Nung wala kaming mahanap na kulambo, pinakuha na lang ni Tito sa akin yung banga sa may kusina. Dati po yung lalagyan nila ng tubig. Parang tadyaw o tapayan. Hindi ko lang po alam kung anong tawag doon sa ibang lugar. May takip po yon at medyo malalim. Pwede na to. Hawakan ninyo yung kanyang magkabilang kamay. Wika pa sa amin ni Tito. At hinawakan nga namin ng tatay ng dalaga yung kamay ng kanyang anak. Bale, magkabila po. Ipinatong lang din ni Tito yung banga sa may gilid ng higaan. Tapos doon na nga po ito nagsimula. Ang sabi ni Tito, tiisin lang ng dalaga yung sakit na kanyang mararamdaman. Dahil hindi raw madali ito para sa kanyang katawan. At ipinatong po ni Tito Abel ulit ang kanyang proteksyon na parang medalyon doon ulit sa tiyan ng dalaga. Habang meron na po siyang mga inuusal na mga orasyon, nakikita ko po talaga na nahihirapan yung dalaga. Umabot pa nga po sa punto na yung kapitbahay namin ay nagtawag sa labas kung ano ba yung nangyayari at may naririnig daw siyang sumisigaw na babae. Lumabas naman po ako noon at ako na yung nagpaliwanag na merong ginagamot si Tito. Buti na lang at isa lang din yung kapitbahay namin at madali naman po itong kausap. Naiiyak yung ama ng dalaga noon, lalo at nakikita niya na nasasaktan ang kanyang anak. Tuloy-tuloy pa rin po yung Tito ko habang patuloy rin yung pagsigaw ng babae. Paulit-ulit na inuusal ni Tito yung mga orasyon hanggang sa bahagya na rin po niyang hinihilot-hilot yung tiyan ng dalaga. Dahan-dahan pero madiin. Doon ko na nga po napansin na parang merong gumagalaw sa loob. Kitang-kita ko talaga yon. At kung saan banda gumagalaw yon, ay doon nga rin dinidiin ang tsuhin ko yung kanyang hawak na proteksyon. Pinagpapawisan na po ako ng malagkit noon. Hindi ko rin itatanggi na napakalakas ng kalabog sa dibdib ko habang nangyayari ang lahat ng iyon. Alam ko po noon na merong lalabas. Yun po yung sinabi ng tsuhin ko eh. Ipapaluwa raw niya ng sapilitan. Pero medyo natatagalan po siya noon. Mga 30 minutos na po siguro yung lumipas at wala pa rin. Ayaw raw talagang pakawalan yung dalaga ng pag-aswang sa kanyang katawan. Nahihirapan daw yung tsuhin ko na ipaluwa yon. Hanggang sa umabot po sa punto na merong kinuhang parang maliit na libro yung tsuhin ko. Lumang-luma na po yon. At merong mga nakasulat doon na mga salita na kahit nababasa ko naman ay hindi ko naman alam yung kahulugan. Mukhang mas mabibigat po yung karga ng mga orasyon na nakapaloob doon. Dahil nakikita ko po yung tsuhin ko na sa bawat pagsambit na kanyang ginagawa ay nahihirapan din po ito. Naliligo na rin po noon sa pawis si Tito Abel habang inuusal nito yung mga orasyon. Napapansin ko rin na sa bawat pagbigkas ng mga salita ay naging mas malakas din po yung hiyaw ng dalaga. Parang lalo po itong nahirapan. Hanggang sa bigla na lang po itong napabangon. Naduduwal po ito bigla. Napangiti yung tsuhin ko noon at sabi niya hawakan daw namin ng maigi yung dalaga. Kinuha po niya sa gilid ng higaan yung banga. At ang sabi po nito sa dalaga, "Dito, iha. Dito mo iluwa yan. Huwag mong pigilan." Sambit pa nga po ng tsuhin ko. At nung sabihin po niya iyon, sabay lapit ng banga sa bunganga ng dalaga. Kitang-kita ko po talaga, Sir Dan. Dahan-dahan pong sinuka ng dalaga ang maitim na hayop
na nagmula sa loob ng kanyang katawan. Hindi naman kalakihan yon, pero nakita ko talaga na pumasok yon sa banga nung iluwayo ng babae. Siya naman pong mabilis na pagtakip ni Tito sa banga pagkatapos nun. Gumagalaw-galaw po yon sa loob. Naririnig po namin yung paggalaw na ginagawa nun. Nung tinabi na po ni Tito yung banga sa gilid ng higaan at pinahiga po niya ulit yung dalaga, hinawakan po ng tatay ng dalaga yung takip ng banga na parang gusto po nitong tignan ulit kung ano nga ba yung iniluwa ng kanyang anak. Pero agad po na hinawi ng tsuhin ko ang kanyang kamay. "Wag, ano ka ba? Delikado yung ginagawa mo." Wika pa noon ang tsuhin ko. "Hindi mo ba yan papatayin agad? Buhay pa eh." Sambit naman ang ama ng dalaga. "Hindi. May gusto pa akong malaman. Huwag kang mag-alala. Papatayin ko rin yan. Susunugin." Sagot naman ang tsuhin ko noon. Nakatulog agad noon yung dalaga. At kitang-kita sa kanyang mukha na nakalaya na ito sa sakit na kanyang nararamdaman. Mga isang oras lang nga po ay nagising na rin po ito. Naghanap po ito agad ng tubig na mainom. At mukhang sumigla na rin po yung kanyang katawan. Guminhawa na raw ang kanyang pakiramdam. At agad nga po silang nakauwi ng gabi na iyon. Pero ito pa po yung mas nakakatakot. Hindi muna pinatay ng tsuhin ko yung kakaibang hayop na kinulong namin doon sa banga. Yung itaas nga po natakip, nilagyan rin ang tsuhin ko ng abo at tinali pa po niya yung takip ng banga. Pangontra daw para sigurado na hindi yon makakalabas. Ang sabi pa nga ni Tito Abel, gusto raw niyang malaman kung ilang araw ang itatagal nun. Inoobserbahan pa nga po niya yon. Gumagalaw-galaw pa rin po yon sa loob kahit 3 araw na ang nakalipas. Hanggang lumipas pa po yung ibang mga araw at inabot na po ng 1 linggo. Doon na po namin napansin na wala nang gumagalaw sa loob. Doon na nga rin tinignan ni Tito at namatay na po talaga yung hayop nung kanyang tignan. 1 linggo. Mukhang yun na lang din sana ang kailangan nito para tuluyan tong mabuo sa katawan ng dalaga na yon. Wika pa ng tsuhin ko noon. Kinikilabutan pa rin po ako kapag naaalala ko. Pagkatapos po noon, binuhusan na po ng gas ni Tito sa loob at sinilaban po niya yon para sigurado raw talaga na matutupok yon ang apoy. Hindi pala yon agad-agad na namamatay pagkatapos may luwa. 1 linggo pa nga po yung tinagal noon eh. Nakakatakot talaga yon, Sir Dan. Hindi talaga natin alam kung ano pang lagim yung dala ng ibang mga nilalang sa mundong ito. Simula po noon, naniniwala na po ako. Totoo talaga yung mga aswang. Bahala na kayo kung ano naman para sa inyo. Irerespeto ko naman yung sarili ninyong paniniwala. Hanggang dito na lang din po ito, Sir Dan, at maraming salamat po.